Okay, now let's move on. Ito, very important to me as well. Yung 2,000 na nawalan trabaho, Attorney Pagano, sabi nyo, nag-agree sa akin si GM last time, ibabalik yung mga members ng Pulaay. 2,000 of them ay nasibak dahil nga magkakaroon na ng online betting sa we call it e-lotto. So ibabalik natin, bibigyan natin sila mga machines. Tama? Yeah. Tama o tama, ma'am? Yes, yes, Mr. Chair. GM, and when is that going to happen? Of course, Mr. Chair, you have to understand that there is a procedure that has to go, that we have to go through, because this involves procurement, Mr. Chair, of additional Lotto terminals. So we're looking at two things. First is the financial consideration regarding this. As mentioned by GM Robles last time, the cost of one Lotto terminal is 450,000. This is excluding insurance, telecommunication, etc. The second would of course be the technical or the physical delivery. If we will procure this from the current provider, it will take 8 to 10 months, Mr. Chair. Yes. 10 months? Yes, yes. Pero possible, pwede. Yes, yes, Mr. Okay, Chair. Ms. Evelyn Marking Javier ng Pulaay, National President. Ma'am, reaction niyo po, ma'am. Thank you, Mr. Chair. To my understanding, it's not going to be PCSO who will buy that machine. It will be the provider. So I don't understand. They keep on saying na ma-expensive siya when the provider buys it and then they just rent it from the provider. Hmm. O yun naman pala, Attorney Pagano. Yes, well, of course, that is true, Mr. Chair, that it will be the provider that will buy it. But the services of that provider, as far as POSC PGMC is concerned, this is a joint venture. It is not simply that they will connect parts and then deliver it to us. That's going to be ordered by the joint venture. I know, pero there will be no expense on the part of the government, PCSO. Kasi no, nga po, ang provider ang mag-procure noon, mag-secure. Yes. There is, Mr. Chair, there is a list. Like mentioned last time, the procurement of 6,500 terminals was done by PCSO at the tune of 5.8 billion, Mr. Pera Chair. Ng PCSO? Yes po, for 5 years. So it is not as if we can also just buy that over the counter, Mr. Chair. That is very misleading on the part of Ms. Javier. Ma'am Javier? So, I mean, with due respect to you, Attorney Pagano, so you're saying talagang it's really impossible for the 2,000 na ma-restore yun? I mean, what about the legacy na una-una na pong pinag-usapan na pwede namang gamitin yung lumang machine? Kasi regardless of what options we have or what we suggest, parang kung talagang ayaw pong pumayag talaga po ng pamunuan ng PCSO na mag-procure. Kasi ngayon, alam ko po, wala pang plano talaga mag-procure. Nasa sa inyo po yung decision yan. Ano, Attorney Pagano, na kay GM po yung ano, pagpayag niyan. Kung talagang papayagan niya po ba na makabili or aantayin ba namin na talagang maubos na kami at yung iloto na lang po talaga ba ang gusto ninyong tangkilikin ng lahat ng mga mananaya? I mean, talagang parang yung system po talaga, nandoon na po papunta eh. Parang if you're not going to restore your 2,000 displaced Lotto agent na umaasa po dahil from the pre-termination to termination to the stoppage, biglang nag-decision po si GM na i-terminate na lahat. And we have all the documents to prove na bakit ganun po yung nangyari. Bakit po hindi po kami matulungan na magkaroon po niyan? Yun lang po yung sentiments namin, kaya kami po nanghingi ng tulong po talaga. Okay. I would like to get the opinion of Chairman Junicua, PCSO. Well, I recall that in the last meeting, there was a suggestion to look at the possibility of using the legacy fixed terminal equipment of the PGMC, if I'm not mistaken. And according to what I heard last time, this had been working well. And the suggestion was for management to study it.
Okay. Hindi ko pa po alam kung ano ang nangyari doon sa pag-i-study na yon. But that is what I recall to be their suggestion. Yes, Attorney Pagano, yeah, I remember. Pwede naman gamitin ulit yung legacy fixed terminal at gagawa ng study, pag-aaral, yung PCSO. Si GM mismo nagsabi niyan. So, ito pa rin nyo yung pangako nyo the last time, yung sinabi nyo last time. Ang akin po kasi talaga, Attorney Pagano, 2,000 of them na wala ng hanap buhay. And sino po to sila? Sila po yung mga retirees, mga OFWs, mga maliliit na kababayan natin na gustong kumita sa pamagitan nitong pagiging agent, outlet agent ng PCSO. Tinanggalan nyo ng negosyo ng hanap buhay. Kawawa naman. Ibalik po natin yon. At sabi ka nung last time ni GM, ibabalik daw. So ang tanong ko, when? Sabi mo, it will take some time. So how long is some time? Mr. Chair, just to correct Ms. Javier, there was no statement na imposible or hindi gagawin. Like I mentioned earlier, it will take the supplier 8 to 10 months. This is the provider, the, where we are going. Okay, sige, this. 8 to 10 months. Yes. So in 8 to 10 months, may babalik na sila sa operation. And this is not the legacy system. This is the PLS, the Philippine Lottery System. Why PLS? Samantalang the last time, sabi ni GM, yung legacy fixed terminal pa rin, pag-aaralan nila, titingnan nila kung anong pwede magawa doon para ma-incorporate sa present system ngayon. Okay. Let me say, just for the sake of this hearing, Mr. Chair, that we will be able to ask the owner of those Lotto terminals, which is PGMC, because Ms. Javier said that they prefer PGMC, assuming that those terminals are still in working order. Ang next, sasabihin na naman nila, luma na to, palpak to. So actually, Mr. Chair, this is a management decision of PCSO that we are studying the possibility of just getting new terminals. Because what Ms. Javier is saying, we'll use the legacy system, which are old terminals of PGMC. Okay. Yun po. And then if we will use that, may problema na naman po yung terminal na yon, mga mananagot na naman kami. So what we're it's actually, Mr. Chair, as already stated by GM Robles last time, the legacy system or terminals are actually end of life already, Mr. Chair, and is not compatible with the Philippine lottery system. So if you look at... I know, I remember that. Pero sabi niyo, pag-aralan niyo kung paano ma-incorporate itong legacy fixed terminal sa present system. Yes, from the last para hearing, mapagbigyan sila. Yes, from the last hearing, Mr. Chair, may I already inform this committee respectfully that we studied already the possibility of using the legacy terminals and it is no longer feasible, Mr. Chair. It is not to the best interest of government. So if it's no longer feasible, meaning bibigyan niyo sila ng bagong terminal? That's what I was explaining. It might take 6 to 8 months. 8 to 10 months. Eight yes. to 10 months. Yes, Mr. Chair. Ms. Javier, 8 to 10 months. Mr. Chair, may I allow our SOCMED to speak yes, with course. Regards? Kasi pioneer Ma'am Clarissa agent Imperial, social media ng Pulay. Good morning po, Mr. Chair. While we really talaga pong ina-acknowledge naman namin yung effort ni PCSO about yung bagong system na gagamitin namin. Sana naman, during your studies na ginawa, sana kinonsider nyo po yung mga Lotto agents. We are renting po ng mga pwesto at hindi lang 1,000, 2,000. Most of us, more than 10,000. Imagine nyo po, kung 10 months po kaming tetenga na nagbabayad po kami ng renta at hindi pa namin alam kung kailan talaga yon. Talaga po nakakasama ng loob, Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na Lotto agents ang naapektuhan. Bawat isa po sa amin, at least may isa or dalawang tellers, which is sila po yung mas nakakaawa. Sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga Lotto agents na to, like sa yung tellers, I'm sorry po. Like po sa case ko, dati kasi marami po akong Lotto. So natanggal kasi bumaba yung mga sales, sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga bagong Lotto agents na kabubukas pa lang nila, 3 months, 4 months,
binigyan na sila ng termination notice. Ang isang Lotto outlet po, para makita po namin yung established na sales namin, we have to operate for at least 6 months to a year. Hindi po ganun kadali ngayong kumita sa Lotto kasi tabi-tabi na po kami. Pinagtabi-tabi kami. Ang dami namin kakompetensya, produkto pa ng PCSO. So, ang hirap po para sa amin. Yung pong 2,000 Lotto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong Lotto agent. And since the time na nagka-Lotto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagta-trial and error sila. Kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga Lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno day in and day out. But every time na may gagawin kayong mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground. Kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation ng yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung ano namin, service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos tong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila dahil sa iskandalong ito na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilibas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, na talagang pag nag-draw po, may mga judges dyan, live lahat. So alam naming totoo po. Yung 400 na yon, masasabi ko po sa inyo na totoo po naman talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganung manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, you know, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. So parang nakakaduda na po. And ano po yung nakakaduda na? Kasi po, katulad po yan, minadali yung iloto. Diba? Hindi pa sila ready sa system eh. Bakit yung sistema na kahit maraming problema, maayos naman po naming nagagamit? Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa ninyo? Pag-upo nyo, sayang wala rito si GM. Okay, mga singito po. Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina na every time magpalit ng administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon, at pumalpak sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Dapat they are being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba?
gumagawa-gawa sila ng ito, si BP National President, Mr. Ruelo de Guzman. Are you being consulted sa mga ginagawa Mr. Chair, hindi po. Hindi po kami kinukonsult. Actually, sir, may I say na before po mawala yung 2,000 na mga Lotto agents, affected na ho sila sa sales. Talaga mababa na ho ang sales nila. Lalo na po, especially po sa Visayas, Mindanao. Dahil? Dahil po yung mga yung sales po ng Lotto, 30 to 70% po sa digit game. Yung digit game po, ang nangyayari, ginagamit po ng STL. Mm. So kung may 20,000 sales ang Lotto outlet, 14,000, 15,000 yan sa digit game. Kinain na po yan ng STL. Kaya ho bumagsak ang sales ng Lotto. Ito po, si ang at, pwede pong pagsalitin ng ating President ng Mindanao. Mr. Astrid Osebana, Mokla, President. Ano yung sabi ng MOCLAA? Yeah, good morning, Mr. Chair. Ano yung sabi ng Mokla stands for Misamis Oriental Cagayan de Oro Lotto Agents Association. Okay, go ahead, and Mr. I represent Bana. Them. Thank you for this opportunity of knowing the situation in Mindanao. Mr. Chair, as far as there are two issues here that the Lotto agents in Mindanao share with the Lotto agents nationwide. The first one is on e-Lotto. And many has been said already about the deficiencies of PCSO in obtaining the necessary requirements and procedures prior to the implementation. So we will leave that to the committee and for PCSO to rectify if there's what is needed to be corrected. But as far as the Lotto agents concerned, we oppose e-Lotto, Mr. Chair, because that will eventually wipe out us from business and Lotto outlets will become useless and irrelevant. At nabanggit din po kanina ni Ma'am Clarice Imperial or ni Mr. De Guzman, yung pagpasok ng STL, nabawasan din kayo ng... Yes, income? Mr. Chair. One of the reasons given by PCSO for the termination is because of the low sales. But in our situation in Mindanao, we are not to be blamed if ever our sales are down. Why? First, our service provider there, Pacific Online, it's the same provider for e-Lotto. When there is a downtime, when the machines are not in order, when we call them, nobody answers. Mm-hmm. It takes weeks before our machines will be repaired. So what will happen to our sales? Excuse me, Pacific Online, pakisagot. Napaka-inutil niyo po pala. Mr. Chair, meron kasi tayong logistical ano, sa Mindanao from our hub. So, nagkaroon din ng mga resignees, yung nagkataon na wala tayong mga personnel at the time. Isa lang yung naka-assign sa Cagayan area. Kaya nagre-replace kami. It takes time to replace yung mga field service. So kailan po na magkakaroon kayo ng full staff para matugunan po yung mga problema nila? Mr. Chair, wala na po kaming staff ngayon. It's PLS na po. Na-decommission na po kami. With the introduction of the FLX, Your Honor, so the machines of being used by Pacific Online is not anymore being okay. used. But in the past, okay. prior to the FLX, we are using those machines, and which are defective, and there's a joke among ourselves that when we call the hotline, it's a cold line because nobody answers, and it takes weeks to... Okay. So that's the first reason, Mr. Chair. The second one is... When STL was implemented, vendors of the digit games, because I would like to inform this committee that 80% of our total sales is on digit games, particularly 3D. So when STL came into the picture, naturally vendors go to STL because the minimum bet in STL is 1 peso. While the minimum bet in the Lotto outlet is 10 pesos. Mm. Aside from that, the payout in Lotto is 4,500 for 10 peso bet. In STL, for 1 peso, they are being paid 650 or 6,500 for a 10 peso bet. So nobody goes to us anymore. So and then the so in short, Attorney Pagano, so hindi niyo po pwedeng sisihin
yung mga operators ng Lotto outlets nyo kung mababa yung sales nila dahil kayo mismo ang dahan-dahan pinapatay sila sa pamagitan ng paglagay ng STL. Have they been consulted bago nagkaroon ng STL? Mr. Na napagbutuhan mo ba ito? Actually, this was these are the same issues that were raised at before STL was even launched, Mr. Chair. May I just, because at the time I was not yet there. Kailan na launch yung STL? 2000. Okay, I know it was before your term. Yes, I understand but, that. But actually, Mr. Chair, all those sentiments regarding STL were already raised during the STL, during yeah, the yeah, anyway, so, sorry, ma'am. In short, tama nga naman, naintindihan ko sinasabi nila, kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. Diba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na, yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga pulisya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Dapat magkaroon mo lang kay paggala na konsultahin sila dahil sila nga ang nagpapayaman sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At kagagawa nyo yun kung ba't bumabang sales nila. Dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi lang sa PCSO. God knows kung sino pang mga kumikita. Yeah, Mr. Chair, if I may add, there's a third reason. Before, STL is prohibited to play Lotto games, particularly 3D, because 3D is a Lotto game. Ano po yung 3D? Yung suertres, it's a digit game, Your Honor. The suertres, the three-digit games. Ah, three-digit, yeah, okay. That's called 3D. And previously, STL is prohibited to play 3D. Because that is a Lotto game. Ngayon? But now, they are now allowed. Kailan pa po ito? This administration, Your Honor. Okay. That's why, wala nang naiwan sa amin, Mr. Honor. So, Attorney Pagano, bakit pinayagan na mapunta sa STL yung three-digit game na dapat hindi? Ito pala ang isa pang kumakain sa kinikita ng mga Lotto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come yes. on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, diba? Kayo po ang nagpipid niyan. Whatever you feed to the Office of the President, the Office of the President might say, yes. Kayo po dyan sa mga board of directors ang gumagawa ng pulisya. Don't tell me sa Presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga pulisya sa Lotto, he's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the three-digit game. Don't tell me na si President BBM ang may pakana na yung three-digit game ilaro na ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga board of directors, ipinid nyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma lang pipirma yan kasi sinubo nyo sa kanya eh. Sinabi nyo, nagkaroon kami ng board resolution, aprobado na itong three-digit game, ilalaro na sa STL, isinubo nyo sa office ng president, nandiyan sa desk ni ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay presidente mismo yung idea. Kaya nga sabi ko, I'm not stupid. Anyway, ang sa akin po, nakita ko aping-api talaga to mga Lotto outlets natin. Gusto ko po yung napag-usapan, maibalik yung 2,000 na mga Lotto operators. And then, yung iba pang mga pulisya na gagawin nyo po ngayon, they have to be consulted. Siguro, I would like Chairman Junico to be involved. Nandiyan naman yung office niya and he'll be more than willing to assist. Okay lang ba, Chairman Kuwa? Yes, certainly, Mr. Chairman. Yeah, kasi nakikita ko po, dehadong-dehado po sila for the longest time. Yes, Mr. Bana? Mr. Chair, to add my testimony here, the problems has been exposed already. So if I may suggest solutions to the terminated 2,000 Lotto agents and even the existing 6,500 Lotto agents,
Number one, the long-term solution, as mentioned, is for PCSO to procure additional FLX machines. But ano po, additional? Additional FLX machines. The present one that they are deploying to 6,500 Lotto engines. So procure more space to be given to the 2,000. Yung nga po sinasabi ni Attorney Pagano na it might take 6 to 8 months, right? Okay. Okay sa inyo yun, 6 to 8 months. Basta may guarantee, Attorney Pagano, may guarantee na in 6 to 8 months, yung may bibigay yan doon sa mga 2,000 na nawalan. Attorney Pagano. Eight to ten months. Mr. Chair, we understand the legal procedures and requirements for the procurement. And as Ms. Imperial mentioned, 8 to 10 months, we are dead by that time. So the second suggestion that I may for the medium term is to use the machines of PGMC, which was the legacy, which was used here in Luzon. And to my understanding, it is still usable. So as our stopgap measure, maybe we can use that. And we are made to understand that there was a study made by the game sector that it's not anymore usable or it's not compatible. But I'm sorry to say this, but that is a self-serving statement. Let an independent entity check whether it can still be used, because you are willing. Now, of course, there will be problems because it's an old machine, but that is better than none. Okay? So okay. I would suggest okay, may suggestion po ako, ganito. Habang iniintay po yung 8 to 10 months na FLX machines, bakit hindi po muna natin paggamitin sila nitong legacy fixed terminal? Earlier, that is na para, ours. Kasi naintindihan ko po siya sabi ni Ms. Imperial, 10,000 ang renta bawat buwan. Kung wala, nakatenga lang sila at wala silang kinikita, 10,000 times 8, that's 80,000. That is not ours, Mr. Chair, and that was the under a lease agreement, di ba, yung lease agreement, which has already expired. Itong legacy? Yes po. Those terminals are not ours. The lease agreement over those terminals has already expired last year, Mr. Chair. So wala nang gumagamit nito? Wala na po. And it's owned by PGMC. I have not even talked to PGMC if they still have those terminals. Okay. Mr. Bana? It was mentioned in the previous hearing that our president, Ms. Javier, has approached the office of the OGCC. And the OGCC is willing to extend the ELA, the Equipment Lease Agreement, in order for those machines. So willing. It's just waiting for the request from PCSO so that OGCC can give its opinion. Nandito ba yung OGCC? Very good. Attorney Katrina Reyes, ma'am. Totoo ba? Honor, I was not privy to that meeting, so but can I you will check? Have to check, yes. Can you make a phone call now? Yes, Your Honor. Ngayon na? Yes, Your Honor. Okay. So, kung merong ganon na, ano sabi niyo ulit? Instructions from OGCC na extend yung lease para ma-accommodate po yung sitwasyon ninyo? Ma'am Evelyn can... No, gusto ko lang. Ganon? Yes, Mr. Chairman. Okay, kung merong ganong... They're willing to extend sana until January, until such time na maka-order sila ng bagong machine. But January this year? Oh, yeah. Pero nag-lapse na? Nag-lapse na po. Pero hindi po sila kasi nag-appela eh. They were only asking kung pwede sila mag-appeal. I mean, from the general manager to appeal. I mean, Sir Arnel Casas, the AGM Casas okay, knows that. Okay, tapos na po yun eh. Okay. Water under the bridge. Pag-usapan po natin ngayon. Yeah. So, pwede ba ulit mag-issue ang OGCC? Hindi na pwede. Too late na. Well, if PCSO would ask, siguro po. If PCSO would appeal, I would just ask. Just to accommodate the 2,000 Mr. Chair, I will just have to answer this regarding legal requirements. An expired contract can no longer be extended. As I mentioned, that is an expired contract. And I don't think OGCC will have jurisdiction or authority to order PCSO to
extend a contract that has already expired. Perhaps Judge Kat can confirm. Well, anyway, sabi lang po nila yon. Kaya nga, sabi ni Attorney Reyes, she's not aware of it. That's why I said make a phone call. But anyway, January pa pala, nag-expire na. Ganito na lang po, kasi marami pa akong tatakel. Meron pa tayong pag-core, mahaba-haba rin po. Kasi, sige po, para hindi yes, Attorney Jose. Yeah, one last thing, Mr. Chair. As an immediate assistant to the Lotto agent, may we request that STL Games, kinuha na yung Lotto sa Iloto, kinuha na po yung 3D sa STL Games. We request that STL Games can be played inside Lotto outlets, and that will make us survive until such time that the affiliate machines will come in. Pero yung STL, may mga operators yun. Opo, but in other words, the AEC, the Authorized Agent Corporations, will be allowed to tap the Lotto outlets to play STL inside Lotto games. Then we will survive. Okay, social media, nampalay. Mr. Chair, yung request po namin na yung STL, sana sa amin na lang, kasi may mga pwesto po kami. Actually po, nagka-STL po ako dati sa loob ng Lotto ko. Kasi may tumabing STL sa Lotto ko. Sabi ko, ipasok niyo sa akin. Ang problema sa STL kasi minsan illegal, minsan legal. Hindi namin alam kung alin ang legal. Oh yeah, kasi karamihan sa mga STL, mayari mga gambling lord din eh. O kaya po, ang pakiusap lang po namin, yung immediate na makakatulong po sa aming mga Lotto agents is yung STL. Ipasok na lang po sa loob ng I don't know the Lotto. Legal technicality about that. Kasi yung STL may mga kontrata na yan at at ni Pagano, possible ba yung request nila na pwedeng magtaya ang STL doon sa mga machines nila? Illegal nga po yun eh. Actually, Mr. Chair, the STL has a separate IRR which has already been in place since the time it started in 2017. Iba rin po ang draw court ng STL, kaya I'm not really familiar with the procedure that they are proposing because STL has its own draw court. Okay. And it is required that they are 200 meters away from the Lotto outlet. So yung pag nagpapataya ho sila ng STL doon, illegal nga ho yun eh. Bawal ho okay. Yun. Ganito lang po. Sorry ha, kasi meron pa po tayong pag-core. Okay. I need to tap Chairman Juni Kua na dito po sa mga hinaing nila na hindi pa natatapos ngayon. Continuous investigation gagawin natin with your help na kayo po magtutulay sa PCSO, sa GM's office at kung ano pang departamento sa PCSO to help them out, Chairman Kua, because I believe in your credibility. I really do. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. If tasked by your honor, I certainly will be more than willing to try to find solutions to this problem. Kasi nandiyan ka na, insider ka na eh. Dahil ang nangyari, pag sila daw ay nakikipag-communicate sa PCSO, pinaikot-ikot sila. At umabot ng napakatagal na panahon bago sila sinasagot. Whereas kung kayo po maging tulay, alam ko mabilis kayo umaksyon, agad-agad may parating nyo sa kanila yung problema ng grupo. Yeah. Okay lang sa akin, Mr. Chairman. Okay. Sorry po talaga kasi kung lahat po kayo abutin tayo another 5 hours dito kasi 1 hour, ubos tayo. Sorry ha. We really need to wrap this up kasi meron pa akong dalawang issue sa inyo and then meron pa tayong pag-core. Ayoko naman abutin tayo hanggang gabi sa issue lang natin dito. So, sige, two more. Go ahead po. Mr. Chair, last year po nag-approach na po kami kay Chairman Kua regarding po dun sa ginagamit ng STL yung result namin. Tapos nagulat kami, in-approve ng PCSO na gamitin yung result ng 3D. I'm sorry, lumapit kay Chairman Kua? Opo. Nagreklamo ho yung mga Lotto agents na ginagamit ng STL yung result ng 3D, especially sa Visayas Mindanao and 2D sa Luzon. So walang nagawa si Chairman? Hindi ko po alam. Chairman? Sorry, Mr. Chairman. Mr. I recall that this problem was relayed and brought to my attention
But of course, these matters are decisions to be made by the board. And I recall that when this matter was brought to the board, I expressed a different opinion. Ah, okay. So you expressed a different opinion, but was that communicated to them para malaman nila na gusto mong mangyari yung request nila, kaya lang na-outvoted ka because you're only one. You're a member of the board also, right? Yes, yes. I'm the chairman. I also vote. Kaya nga, isang boto. Pero dapat na-communicate yung po sa kanila. That was already, when the board decided, it was of course executed by the management and it was relayed to them. Kasi so, po isang boto lang po siya eh. So, it doesn't mean na lumapit kayo sa kanya, wala siyang ginawa. Eh, meron siyang ginawa, kaya lang. Actually, sabi po ni Chairman, kapi naman ho siya sa amin, Guardian. Ayaw niya hong ginagamit ng STL yung result ng 3D. Kaya ito lang po. Mr. Chairman, pag meron po sila mga hinaing and then pumunta sila sa iyo, and then kung sa tingin niyo po, pinaikot-ikot kayo, pwede ba kayo pumunta sa amin, i-hearing natin para ma-expose in the name of transparency, malaman natin pwede kung umaction ba o hindi ang PCSO. Pwede po. Okay, ganoon na naman po. If that at least meron na kayong tulay si Chairman. And I really trust his credibility. I know Chairman Kua. This gentleman has been a public servant for so many years and impeccable po ang kanyang credibility. So, nakita niyo naman po yung hindi niya natugunan yung sumbong dahil isa lang siya sa board. Pinagbubutuhan po yan. Okay? Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Po. Thank you, Chairman Tua. Sunod po na ating... Ma'am, meron pa ulit? Ah, thank you. Sunod po natin ngayon ay... Nandito ba yung DILG? DILG? Did we invite DILG? Isabi na nga natin yung DILG? We have to issue a subpoena sa DLG. Itong taga DLG, anong nangyari? Sabi, on the way? Walang DLG? Pero they confirmed yesterday. Pero ngayon, we will try contact them. Tawagan niyo, secretary ng DLG. Meron ba tayong cellphone? Can you call him? Grabe naman itong taga DLG na ito. The reason why we need to talk to the DLG, dun sa sumbong pa ng mga members ng Pulay na pinagbabayad ng business permit ang mga outlets. Samantala, meron desisyon ang Supreme Court na hindi na dapat. Diba? So, bakit ito mga taga-LGU, dapat to the DILG, ayaw sumunod? Meron ba taga-Batangas dito, LGU? Kayo po, City Legal, Batangas City. Attorney Sunny Jose Rica Blanca. Good morning, Your Honors. Okay. Attorney Rica Blanca, hindi niyo po nirespeto itong desisyon ng Supreme Court? Your Honor, good morning. First, we would like to clarify, Your Honor, that we are only imposing a mayor's permit fee at a fixed rate of 5,000 pesos. We are not imposing a business fee based on the commissions earned of the Lotto agents, Your Honor. And we have reviewed all the jurisprudence that have been cited by the PCSO and the letter sent to us by the PCO's vice chairman year 2022. And we believe, Your Honor, that these cases are not applicable to the issue at hand. Dito po sa desisyon ng Korte Suprema, kailangan po nila kumuha ng mayor's permit, pero hindi nila kailangan magbayad ng mayor's fee. Yan po yung nakalagay dito eh. Yung iba po nagko-comply na, so kayo na lang po dyan sa Batangas, ayaw pa mag-comply. Ayan po yan, no? Sa, may kopya ko kayo nito. In fact, I understand, napadala na rin po kayo ng letter ng DLG. O yung DLG, nagpalabas na ng kanilang opinion. Kaya gusto ko nandito yung DLG para yung DLG mismo magsasalita at magsasabi. Eh kaso itong DLG, hindi sumipot. So, ito po, wala ba kayong kopya nito? Your Honors, meron po, nakatanggap po kami. Okay. And we have already submitted our position paper yesterday, Your Honor. Okay. Answering those position paper na hindi nyo susundin itong Supreme Court decision na sinasabi, okay lang magbayad sila, mag-apply sila ng mayor's permit. Okay lang yon. Pero hindi na dapat sila kailangan pa magbayad ng mayor's fee. Ito yan eh.
Kasi maliit na nga lang kita nila, sir. Eh. Kita mo, hindi ka ba naawa? Kanina, pinag-usapan natin na kinakawawa sila. Diyan pa yung STL na papatay na yung kanilang kita, na yung three digit, etc., etc. Tapos sisingilin pa sila ng 5,000. Wag naman. Okay lang yun, sisingilin sila po yung sa environmental, sa garbage, o yung fire inspection. Ako naman tawag doon? Regulatory fees po. Regulatory fees. Okay lang yun. Okay sa inyo, di ba? Yung sa mayor's fee, ang malaki, 5,000. Dapat tablado na yun. Kasi yun ang sinasabi rito. Supreme Court decision. Sumunod po kayo. Kasi kung hindi, makukontem kayo. 5,000 lang. Marami pa naman dyan mga negosyo sa Batangas na pwede nyo po sigurong, di ba, patawa ng mayor's permit fee. We will look into it, Your Honor. Thank you. Your Honor. Thank you very much, Attorney Sonny Jose Rica Blanca, at thank you in advance dun sa iyong mayor. What's the name of your mayor, sir? Beverly Rose Di Makuha, Your Honor. Okay, thank you. In advance kay Baby Mayor Rose. Thank you. Okay, isa na lamang. Parang ayaw ko nang banggitin to, pero since nasa agenda, itong mga kabo ng STL na napag-usapan no last time. Itong STL, galit sila sa STL eh. But anyway, trabahador din to, yung mga kabo na walang SSS, pilat pag-ibig. Di ba nung nag-hearing tayo nito many times, many months ago, sabi niyo magkakaroon na po, sinulatan niyo ako ng pag-PCSO, magkakaroon na po ng benefits ng itong mga kabo kasi ito naman talaga ang kumukolekta ng taya, kubrador, umulan man, uminit, e pag nagkasakit, wala silang pambayad sa hospitalization, magmamakaawa pa sila sa mga STL operators. Kuminsan, nakakatikim pa sila mas sakit na salita. So, ano pong status itong mga kabo? Meron na ba silang mga benefits? Actually, Mr. Chair, for an STL to be able to operate, they have to submit SSS and field health coverage of their employees. However, for the AACs, the cabos and cobradores are actually not regular employees. They come and go, Mr. Chair. Meron yang housewife, papasok siya ngayon, mangongolekta siya. Tomorrow, wala na po siya. So, to be honest, Mr. Chair, it really depends on the legislative bodies to pass the requisite law regarding this because this involves SSS and field health. There are provisions of the SSS law. In fact, if you don't cover your employees, that's a criminal case, as well as the field health law. So, unfortunately, project or mga intermittent Pagano, employees ma'am, are not covered. Ma'am, for the second time, yes, please sir. Don't make me stupid here. No, Mr. Okay, Chair. Ma'am, yung sinasabi mo, totoo yun. May mga housewife come and go. Pero that's only 1%. Yung 99%, they stick. Sila pa rin po yung nangungulekta. Kaya nga po, kumikita po ng bilyones ito po mga STL operators kasi kung sila come and go yung kanilang mga kolektor, hindi sana kikita silang ganong kalaki. Kaya sila kumikita ng ganong kalaki dahil may mga suki-suki na yan, yung mga kobrador, kabo, may mga suki na yan. Yung pagtataya nila, regular na. So, ma'am, kailangan po talaga magkaroon ng benefits to mga kabo. Kailangan po. Siguro pwede niyo po ilagay doon sa kondisyon sa pagbibigay ng prangkisa sa mga STL operators na dapat merong SSS field pag-ibig ang inyong mga kabo cobradores. Pag hindi, kakansilin ang inyong pong prangkisa. Ganun lang po yon. Kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di po ba, Madam Attorney? You're a lawyer. Okay, ma'am? So, gusto ko po sa susunod na hearing, meron po tayo kung may kitang concrete document na decision na talaga magkakaroon na po ng benefits itong mga kabo. Kasi itong mga STL operators, and you will agree with me, some of them are gambling lords. Really. Some of them. Bong Pineda, ang daming STL. Kilalang gambling lord yan. Diba? One more thing, Mr. Che. Yung pong cancellation po, ang problema ho namin up to now. Kasi po talagang malaki yung problema ho lahat ng mga lotto agent, lotto tellers yan eh. Kung ano sinasabi, cancellation? Yung cancellation po, ng ticket cancellation. Ah, okay. Yan po yung pinakamabigat na... Okay, isa pa. Thank you, thank you. Hindi na lista ng staff ko rito. Ticket cancellation,
Attorney Pagano, nangyari nag-aabono yung mga teller. Nagbigay ng example, hindi naman kagustuhan nila na ikakancelin yon kasi yung mananaya, sabi, ayoko yung ticket niya, mali yan, hindi yan ang tinayaan ko. Sila nagbabayad. So anong actually, decision Mr. natin Chair, dyan? As mentioned to you by GM Robles last time, the reason cancellation was stopped is because PCSO was losing 500,000 per day. I think if you remember, Mr. Chair, I was here also during that hearing. 500,000 pesos per day. PCSO was losing that kind of money. It was there was a time that it amounted to 17 million pesos for a month. Now, I understand the plight of the tellers, especially the tellers, not the agents, Mr. Chair. What we are looking into now is that we will allow cancellations under very stringent requirements, that it is not as simple they deduct the cancellations from their sales. There is a process, Mr. Chair. The Commission on Audit, we've already consulted the Commission on Audit. This is similar to a money claim against government because a cancellation is deducted from the sales, Mr. Chair, like mentioned by GM Robles last time. Mas marami pa ho ang cancellations kesa sa sales nung isang Lotto agent na to. I hope they will let me finish my statement, Mr. Chair. Regarding cancellations, we are looking into already the return of the option to cancel, but under very stringent requirements. It will be on a basis of reimbursement. It will have to be looked at, validated by our branch manager or our personnel, and then it... Ma'am, napakahabang proseso yan. Yes, po. Ang sinasabi nila last time, kung maalala ko, bigyan sila ng window na they're able to cancel that mismong taya. That's what we did last time, Mr. Chair. That was what the teller used to do a lot of cancellations. They were given a window of 5 minutes, Mr. Chair, from the cancellation. Now, my question is, this actually is disadvantageous to the government. We were losing 500,000 pesos a day. I know, you were losing 500,000. How about the small tellers that are losing lifetime savings or the whole month salary? Because of this kapalpakan ng computer system. No, that's not, Mr. Hindi, kasi, Attorney Pagano, nandito ko naman, di ba? Yung sinasabi nila, yung mga numero na nailagay doon sa ticket na hindi naman dapat, na nagkamali po yung system error po. Inadmit ni GM to, nangyari to. And yet, sa kanila, dinididak. That is a general statement, Mr. Chair. There are kaya, several reasons paano yun, paano for yun? Cancellation. Paano yun? Inadmit nyo naman na nangyari yun, kaya na nagkakamali. Kasama, naalala ko yan, thermal paper, hindi maganda. Opo. Okay, mali yung pagka-print. Yes. Okay, hindi nababasa or mali yung printer tapos meron pa yung system. Imbis na tinatayaan niya system 3, lumabas system 8, wala siya pambayad. Opo. So that needs to be cancelled. Yes, ngayon, aalis yung mananaya, wala siyang pera eh. Ayoko yan, ang laki-laki yan, 6,000. Ang pera ko lang dito, kunyari, 3,000. Silang mag-absorb ng 6,000. Yun nga so po. Paano yun? Anong solusyon po nakikita niyo doon? Okay, that's why we need to classify the reason for the cancellation. If the cancellation is caused by the paper, that's why may validation po yan, Mr. Chair. Hindi pwedeng teller lang magsabi, ay, cancel to, deduct ko sa... So what you're saying is, merong validation process? Yes. So, pupunta sa PCSO, ang mga teller ipapakita yung ticket, it ma-validate ng PCSO. Dati naman po talaga yun. At i-reimburse. Yes po. Is that fair enough, Chairman? Kuha? If the damage is a result not coming from the teller, then I think... reimbursement process. Sa tingin ko pwede. Okay. So what they're saying, ma'am, okay si Chairman Don, na i-reimburse na lang. Meron kasi validation process. Pupunta sa PCSO, ipapakita, ipunin yung mga ticket na dapat na-cancel, and then reimburse nila. Tama? Even before they were required to keep the tickets, kasi Mr. Chair,
kung may problema yung papel, then sisingilin namin yung supplier. Okay. Kung may problema yung equipment, sisingilin namin. Pwede bang magpakita kayo ng record para para malaman nila na nagsasabi kayo ng totoo na the government were losing half a million a month? Yes, we have that. We have that. We will submit sa to mga the cancellation committee. Na yan? Yes, yes, Mr. Chair. From if you want from January 2023 up to October, September under the old system. Magkano pong na ano? 500 average. Okay. 500,000. Yeah. For January to September up to 2023 under the legacy system, we were losing 541, 498, etc. Average of 503,478 pesos 39 centavos. For the month of October and November, for October we lost 548,000. Okay, so very clear to us, basta pakita niyo yung record sa amin, na talagang nawawalan kayo ng pera because of this cancellation. The list as well of the Lotto agents, now, Mr. Chair. Meron na kayong patakaran in place yung bang validation process? They have to go to validation process at sila ma-reimburse. That's what we are crafting now, Mr. Chair, because we practically should be given time instead of having to answer their crying stories. So what's wrong with that na kailangan may validation process dahil magpapakita sila ng records dito na talagang nalulugit by the hundreds of thousands. Mr. Chair, hindi naman po lahat ng Lotto outlets nagkakaroon ng cancellation. Ang tanong ko lang, ano pong problema niyo doon? Ma'am, isa-isa lang. Yes, sir. Ano problema niyo po doon na i-refund naman daw, i-reimburse as long as meron dadaan sa isang validation Mr. Chair, process? Cancel na po yun eh. Cancel na po yun. Hindi na po kasama sa sales yun. Kung kinansel. Ngayon, kung na wrong basa po ng reader, usually naabot minsan 5,000, 6,000, wala naman nung iaabono. Kailan pa? Kung everyday ho may error yung machine, lalaki ho yan. Paano po yun? Kasi minsan ho darating yung technician, tatawag yung technician, bumabasa ng mali yung machine. So, lilinisin, maayos na. So, ilang basa na po yung nagkamali? Example, 320. Sa pagitan ng 20, may 520. Yun yung ba nagiging problema ng bagong machine. Masyado pong sensitive, lalo po ngayon. Kaya po nagmamadali kami na kailangan magkaroon na po ng cancellation. Kasi everyday po may nag-aabono. Eh. Ma'am, okay. Kung by the thousands pala ang cancellation, wala naman pang abono to sila. Kung 5,000, 6,000, eh magkaroon ng sweldo ng teller. Minimum. Eh kung nakatatlong cancellation worth 15,000, ubos yung sweldo lang yung sinasabi ko. So and I do acknowledge na nalulugin PCSO ng 500,000. Eh kung nag-augment nga kayo by the hundreds of millions, 500 million, yung 500,000. Mr. Chair. Sir, please. Please, sorry po ah. Kung nag-augment kayo ng 500,000 para may manalo lang ng isa, ano yung 500,000 na malulugi kayo? Although, dapat hindi nalulugin PCSO. Gawa nyo ng paraan na hindi naman madidihado itong, ma'am, sandali lang. Kasi salita ako, taasan kayo ng kamay. Nalilito po ako, please. Okay? Paano naman? Diba sila? Paano kung yung wala silang pang-reimburse? Dapat pag mag-usap kayo, you have to come up with a system. Yes, Mr. Chair. Maybe we will have a cap. Like for example, you can you're allowed 5 cancellations, something to that effect, Mr. Chair. And then more than that threshold, they really have to report that to the hotline. Ang nakakapagtaka kasi, Mr. Chair, based on our, ano, ang lagi na lang nakakancel, 2D, 4D. We have 2D, 4D. Yes po. 2D, 3D, 4D. Yan po bakit? Lagi. Bakit 2D, 3D, 4D? Without having to say who did what. Ang gagawin nila, kunwari, na-cancel yon. Kasi if hindi naman yon ma-claim, kung hindi winning ticket yon. Ano na yon, good as canceled na yon, kanila na yung taya na yon. Ngayon, pag nanalo yon, kaya na rin nilang anuhin yon, bayaran yung 4-5 na price nito. So ibig sabihin, nilalabanan? Nilalabanan po eh. And you have those records to show na puro 4D, 3D? 2D, 3D, 4D po. Pero yung pumunta dito nung last time, hindi, yung talagang regular Lotto game. Huh? 645. I did not see the proof that they presented. I did not see those documents. Kaya nga po, lalabas po kayo ng pulisya na
maging stick kayo doon sa mga 43D, whatever, 5D. Pero doon po sa mga big Lotto games, eh dapat agad-agad pag na-cancel, hindi naman pwedeng dayain yun, hindi naman pwedeng labanan yun, eh ma-cancel para hindi na mag-abono yung mga teller. Is that okay? Doon sa mga 4D, 3D. We will classify again. Like, so magkaroon ng classification. Yeah. Okay? Yes. Ma'am. Mr. Chair, I just simply don't understand as to why they're saying they're losing money. They're not naman even paying the cancellations. I mean, we suffer paying because we needed to, ano, wala na pong cancellation, diba? So, kung nung during the cancellation, they're losing, why are they going to lose with the cancellation? I-canceled na nga po yun, eh. Hindi naman papasok sa sales yun. So it's just, you know, I mean, where's the logic there that, you know, they're saying that they're losing half million? Attorney Pagano, she's making sense here. No. She's not a Lotto agent kasi that's naman. Why she doesn't understand. Canceled na yun. Bakit pa nga pala malulugi ang PCSO sa mga tickets na canceled? Hindi na nga pumasok pala yun sa kaban ng PCSO. Yun nga, sir. They make it appear that it was canceled and they deduct that. You have sales example. Example, sir. Magbigay ako ng example. Let's say, para hindi masyadong malaki, 4D, ang sales niya, 6,160 pesos. Okay, 6,000. May cancel siya, Mr. Chair, 5,760 pesos. Okay, so, tama na. Lalabas sa records nila, papasok doon sa PCSO, halimbawa sa 4D. Canceled na po. Oh, canceled how much? 6,000? Hindi, ang sales po niya, 6,150. Okay. Okay. Ang cancel niya, 5,760. Okay. Ang net sales niya, 390. Okay. Yun na lang po natira. Ah, okay. So, ibig sabihin, ibinawas yung canceled doon sa sales na pumasok doon sa PCSO. Opo. Okay. We have naman, Mr. Chair, we have the documents. We're not making this up. It's not as if we can make up all this data. Okay. Siguro po, kailangan din natin ng third party auditor na titingin dyan para tingnan yung records ninyo. Babanggain doon sa records nila. Okay. And then, siguro, that. Bigyan nyo kami ng record para ipasa namin sa kanila yung mga sinasabi nyong lugi na 500,000 by the hundreds of thousands. Yes. Bigyan natin sila ng kopya so we they can study it. That, Mr. Chair. And then, pwede nilang kontahin, pwede hindi. Pag kinunta nila, pupunta sila kay Chairman Kua, yes, sasabihin nila, and then mag-uusap-usap yung mga operators. Okay? Opo. Alright. Okay. For matters not taking up due to lack of time, I request everybody to submit their position paper, both sides, okay, para maka-ano na muna kami ng pag-core naman for the PCSO. Suspend muna kami. Suspend. Thank you po.
resume. ComSec, can you please state the agenda and the resource persons? Recording present? In progress. Yes, Your Honor. The agenda for this afternoon's hearing is a proposed Senate resolution number 799, resolution directing the Senate Committee on Games and Amusement to undertake an inquiry in aid of legislation to review existing laws and regulations governing casino customers in the Philippines. Our guests are Mr. Alejandro Tenco, Chairman and CEO of PAGCOR, Daniel Cecilio of PAGCOR as well, Mr. Angelito Domingo of PAGCOR, Ms. Celestina Ador of PAGCOR, Attorney Marius Corpus of the GCG, Mr. Oscar Alvarez of PAGCOR before, and Mr. Gian Samson, Ms. Bern J. Manzanilla, Police Major Eduard Castulo, former Police Major Joy Turaray, and Lieutenant Colonel Irving Chan, Your Honor. And also from PAGCOR, Mr. Gino Tolica and Mr. Sean Lester Cao. Yes, Your Honor. Thank you, ComSec. Your Honor, shall I swear them? Yes, Those who haven't taken their oath yet last sa hearing, can you please stand up? Please raise your right hand. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this public hearing? Yes. Thank you. Thank you. Okay, ang hearing na ito ay continuation po sa nakaraan na kung saan nakatanggap tayo ng reklamo mula sa mga manggagawa ng PAGCOR na ayon sa kanila ay below minimum ang kanilang sweldo. At ang pinakamasakit, 700 or something ang matatanggalan ng trabaho. And I already talked to the GCG. In fact, they visited my office. Natapos na nila ang gawin yung kanilang classification CPCS. And Mr. Altenco, sabi niya po, nag-agree kayo doon. At pangalawa, wala pong matatanggal na mga empleyado. So, I would like to comment from you or ano pong reaction niyo doon na sinabi po ng GCG at sabi niyo nag-agree kayo na wala na po makatanggap na empleyado ng PAGCOR na below minimum? Magandang umaga po, Senator, Your Honor. First of all, tungkol po doon sa sinabi ninyo na lumabas po kahapon yung CPCS authority to implement po galing sa GCG. Natanggap po ng aking tanggapan kahapon po ng umaga. At doon po ay yun na po ang bagong magiging mga salaries ng lahat po ng empleyado ng PAGCOR. At dahil po doon, wala naman pong balak kami kundi tunay na implement din po yung pinagkaloob na approval ng GCG. In other words, wala na po mga taga-PAGCOR ang makatanggap ng below minimum wage? Wala po. Gusto ko lang pong kung papayagan niyo po ako, Senator. Go ahead po, Mr. Altenco. Salamat po. Yan po ay hindi ko po kagagawan yung hindi sila tumatanggap ng below minimum. Inabutan ko na po, alam nyo naman po siguro, ako po'y nanumbrahan lamang noong Agosto 2022 at talagang nakita ko po yung problemang yon. Kaagad ko pong inatasan ang compliance officer na nandito ngayon, kasalukuyan din po siyang corporate secretary, na makipag-ugnayan po sa GCG. Ang dati pong chairman, wala pa po yung mga nandito ngayon na nakaupo, ay si former Justice Alex Quiros. At nandun din po si Commissioner Berberabe kung naalala ko. Kami po ay nagpunta na kaagad. Palagay ko po, baka pangalawang linggo o pangatlong linggo ko lang po sa trabaho, sa GCG, para idulog po yung at mag-follow up po dun sa CPCS.
Dahil, Senator Tulfo, ang sinasabi po nila, eh ako daw po ang nagdi-dribble. Sinabi po nila nung nakarang hearing, dinidribble ko daw po yung CPCS. Eh, gusto ko lang po sanang mabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Wala pong katotohanan na dinidribble ko yon. Magiging karangalan ko nga po na sa panahon ko bilang chairman at CEO ng PAGCOR, eh maipatutupad na ang bagong pay class ng PAGCOR employees. Kaya po siguro nandiyan naman... So sino pong nagdi-dribble, chairman? Wala pong... GCG? Hindi po. Sinabit po. Noon po kasing nakaraang administrasyon, Senator. Kasi when you were not here the last time, lumilitaw, base doon sa sinasabi ng mga kasamahan ninyo, opo, ang may problema GCG. And GCG told me na ginagawa nila lahat, mabilis naman sila umaksyon. Opo. August po, end of August po ako nung na-appoint. Kaagad po lahat ng mga kailangan na dokumento. Ang na-discover po, Senator Tulfo, baka na hindi po nabanggit dito, yung pong nakaraang administrasyon ng PAGCOR, they had a not a good relationship with, I have to say this, with GCG. So, ang nangyari po, Senator, hindi po nakapag-submit ng maraming requirements yung last administration. So, kinailangan po namin na kumuha pa ng isang third party na ang Development Academy of the Philippines para tulungan po tayong i-work back lahat po ng kailangan na dokumento. Dahil i-submit po natin yun at ang totoo po, sometime in December of last year, tumanggap po kami ng sulat sa GCG na lahat po ng dokumentong kailangan para maipatupad na at mapag-aralan na nila at mabigyan na po nila ng go signal ang PAGCOR or yung authority to implement ay nasa kanya na po lahat. So nakiusap po kami muli na kung maaari sana sa lalong madaling panahon ay mailabas na yon. At doon po, in fairness to GCG, meron pong sabi silang gagawin nila po ang lahat ng kanilang makakaya para po on or before January 31, 2024, hopefully by then, ang sabi nila, mailabas na po nila yung authority to implement. At yan naman po, okay. Senator, ay lumabas kahapon. Sa tulong din po ninyo, nung tinawagan nyo sila noong isang linggo, pero ang gusto ko lang pong sanang ipaalam sa lahat, hindi ko po drenable at talaga pong kung ang GCG na po siguro makakapagpatunay, halos po linggo-linggo may kinatawan po ang PAGCOR na nagpupunta at nagfa-follow up dito sa mga pangangailangan na ito. Okay, sige. Ayoko na po ng blaming game dito. Opo. Kasi salamat po. Hindi tayo matatapos. Yes, ang importante sir sa akin, so when will it become effective na magkakaroon na ng tamang pasweldo wage at retroactive? Yes. Ayun po, Senator. October 2021 po. Pinapaliwanag ko so po October ito. So, October 2021? Up to December 31, 2023, yung recto. 27 buwan po yun. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya po, Senator, ang magandang balita po sa lahat ng PAGCORians, tatanggap po sila ng windfall na malalaking halaga para na lang ang pati po yung mga nagretiro. Yes, sir. Pati po yung nagretiro between October 2021 hanggang December 31, lahat po yun ay padadalan at tatawagan at padadalan ng mga wages due them. So, yun po, Senator, pinaliliwanag ko po yun sa lahat ng town hall meeting. Hindi ko po maintindihan kung bakit parang hindi nila either tanggapin o hindi nila okay. Pero definite po yun, February, by, so, tinatanong nyo po, kailan ko po, yes, kailan po ma-implement? Sasagutin ko lang po, Senator, nag-usap na po kami kagabi ng HR na nandito ngayon. Nandito po yung kinatawan ng Provident, pinatawag nyo rin, si Ma'am Tina Ador. Nandyan din po yung accounting nung nakaraan, nandito rin po. Gusto ko pong ipalam sa inyo, nagkasundo na kami, magdadagdag po kami ng tao dahil may marami pong proseso at dokumento.
sa February 15 po, so 2 weeks from now, pipilitin namin mag-umpisa na by batches at ang uunahin po natin, Senator, yung mabababa muna na job grade. Okay. Yun po ang unang batch na paririlisan na natin nung pong tinatawag na retro from October 2021 po hanggang December 31, 2024. 27 months po yan, Senator Tulfo. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Altenco. Niya sa amin na pasweldo. Samantalang po, kung tutusin, titingnan mo po yung kanilang sinabi dito, an employee under the redundancy program, you will receive an initial, you will receive an initial total estimated amount of 2 million, 37 years in service. Yun lang po ang estimated lang po ang matatanggap ko. Kami po ay... hindi ko pwede itago ito sa amisis ko kasi pag ganyang pong retirement, eh kailangan nag-uusap kami niyan. Nung sinabi ko sa kanya na hindi muna ako mag-retire, sinampal niya ako bigla, natutulog kami. Ay kaya ang ginawa ko, sige mahal, bigyan mo po ako ng 3 araw para mag-desisyon. Kasi sabi niya, hindi naman siguradong ibibigay yan kasi makikita mo dito, ang sabi dito, maybe adjusted to. So walang kasiguruhan. Ang pangatlo ay yung ex gratia, may considered. So sabi ng misis ko, marunong naman po magbasa ng English, ang sigurado lang diyan siguro yung 2 million na retirement mo. Sir, sandali. Mamaya na po muna yan. Sige po. Doon muna tayo sa reaction mo na wala nang minimum wage, below minimum wage na matatanggap na mga tagapag-core at retroactive from October 21 hanggang... Ne, October 2021 po. October 2021 to... December 2024. 2023, sorry. 23. Ano pong reaction niyo doon? Mamaya na po yung... ng mga empleyado. Ayon po sa inyong hiniling sa GCG, habang po pinag-aaralan pa ng GCG yung aming desisyon, hindi po hanggang wala pong desisyon ng GCG doon sa bagay na yon. Ngayon, gusto ko lang po, Senator, kung tungkol po doon sa topic na yon, doon po sa 710, nung una po kasi nabanggit dito sa hearing, mahigit 900.
Liliwanagin ko lang po, Senator, hindi po 980 yung matatamaan. 710, meron po kasi silang tatlong option. So meron na pong nag-opt to retire. 168 po, Senator, representing 24% of the warm bodies that I mentioned. They have all opted to file for retirement. And kasama po, Mr. Senator, si Ginoong Alvarez, doon po sa nag-file for retirement. So, 24% na po yun. Ano po? Pero napilitan lang po siya eh. Opo, kung hindi naman po siya napilitan na muna, ang sinasabi ko po sa inyong katanungan, hindi po i-implement ng PAGCORE hanggang hindi, dahil sa mungkahin ninyo at yun din po ang utos ng GCG, hanggang hindi po lumalabas ang kanilang mga, ang kanilang desisyon. Okay, thank you. Okay, GCG, Attorney Marius Corpus. So I saw that in your letter to me na until wala pang final decision coming from you, and that's being investigated now, being studied, walang mangyaring pagtatanggal sa 700 PAGCORE employees. Yes, Your Honor. Tama po yun. So, yes. Anong reaction niyo po? Kasi yun po ang pinunta niyo sa akin in the first place nung una tayo magkaharap ng last hearing. Dalawa ata sila. Meron bago ngayon. Kayo po, Mr. Sean Lester. So, wala munang tanggalan habang pinag-aralan GCG. Your Honor, thank you for your precious time po. I know that I am one with your sentiment that we should be happy for the changes right now, but if I may react on the previous statement of the chairman, with your indulgence po, the mere fact po na tumagal sa previous administration yung aming CPCS, at tumagal, there was a span of time na tumagal siya during in his tenure, it only implies po, in my humble opinion, na nagkaroon ng pagpapatagal. Kasi hindi naman po, yan po ay dinedelegate specifically sa isang tao. Kung may failure to perform, dapat po sila internally, may pinarusahan po sila, may binigyan ng notice. Yun po ang aking opinion po, Your Honor. Agree, thank you. Tama nga naman yung sinasabi niya, dapat po may napursahan administratibo. For me, what's important here is, nag-agree tayo dun sa originally, A, wala nang makatanggap ng below minimum wage, and then B, wala nang matatanggal at na-accomplish natin ngayon with the help of GCG. Kaya thank you, GCG, for coming over, especially kay Attorney Martinez na kayo nakausap ko sa radyo, nanindigan kayo doon sa inyong pangako, may isang salita kayo dyan sa GCG, and I really appreciate that, and you, Attorney Corpus. So, now, okay na tayo doon sa dalawa. Yung sa pension naman po, ano yung sa pension, Mr. Alvarez? May binabanggit kaya tapos sabi niyo, yung misis niya hindi... Doon po sa implementation ng CPCS, minayang ko sana na isama dapat yung step increment. Step increase based on legitimacy, section 5.2 and 5.5 of the CPCS IIR of EU 150. Sorry, dapat po may paparusahan ha, yung sabi niya, delayed. Hindi po, pwede ko pong sagutin siya. Dahil sabi po niya, meron pong pagde-delay sa amin. Sa side po namin, Mr. Senator, at kay... Sino ba yung nagsalita? Si Sean? Si Mr. Cao. Mr. Cao. Wala pong delay dahil... Siguro po, mahirap namang sagutin ko yan dahil baka sabihin nyo, self-serving yung aking kasagutan. Baka po, Senator, kung mamarapati ninyo, pakitanong nyo po sa GCG kung kami ay... Hindi po ganun kadali kasi napakadami po talagang mga dokumento kaming kinailangan pang... pagsama-samahin at isubmit, baka po pinakamaganda, Senator, pakitanong natin sa GCG kung kami po ba ay hindi nagsaabot ng mga... Sige po. Okay, dokumento. Ito na. Yun po. Thank Attorney you po. Corpus, salamat po. Ang delayed ba nanggaling sa PAGCORE o nanggaling sa inyo? Dalawa lang po yun. Pwede ba akong mag-explain, Your Honor? Po. Kasi Mr. Tenko, bago rin po ako dito sa GCG, but base doon sa timelines na nakita ko, saka yung mga dokumentong that was made available to us, ang nakikita ko naging main problem was the fact na exempt sa salary standardization law
ang PAGCOR. It was originally exempt from the SSL. So meron silang organizational structure and staffing pattern na kakaiba sa ibang government-owned and controlled corporations. Kasi yung mga ibang government-owned and controlled corporations na covered ng SSL po, meron ng specific description ng mga job, salary grades, pati yung mga duties and functions and job descriptions. So pag migrate nila to CPCS, medyo madali po yung pag-match ng namin doon sa migration from SSL to CPCS. Pero pagdating dito sa PAGCOR, aside from the fact na pabago-bago po yung organizational structure nila, yung compensation package before po ano, medyo iba po yung kakaiba po. In fact, may mga positions na dealer halimbawa, eh wala naman ho doon sa ibang GOCCs ano. So pero, ang nagde-decide po niyan yung board for the organizational structure, Your Honor. Di po ba? Yeah. Yes, Honor. Sila, in the same manner, may sigit ko lang muna, baka makalimutan, na dapat, being a GOCC, dapat sila ay member ng GSIS, not SSS. Sa ngayon ata, SSS kayo, di ba? Originally po. I think. Opo, SSS po kami nilagay. Bakit hindi po GSIS? Senator, ang totoo po, yun din ang katanungan ko nung pumasok po ako sa PAGCOR. SSS po ang ano. Ang nangyari po pala, noong pong panahon ni former chairman, at wala na po, Alice Reyes, siya po ay nanombrahan na chairman ng PAGCOR noon. Nagdesisyon po yung board noon na dapat po sa SSS na lang ang PAGCOR. Dahil? Hindi ko na po matrace. That was maybe 30 years ago na, 40, 1987 po eh. So, we're just surmising, ano po eh, pero ito po eh, hindi official. Dati po kasi lang mga retired government employees. So, baka sila eh, ma-double retirement or whatever. So, ang una ko pang ginawa, Senator, pina-check ko po sa GSIS, paano ba kaming makalilipat from SSS to GSIS? Alam nyo po ang kakailanganing halaga. Sa side po ng PAGCOR, kundi po ako nagkakamali, parang close to 10 billion pesos of premiums ang kailangan ibayad. And from the side of the employees, meron pong more than 1 billion pesos po ang dapat singilin para lang maibalik yung from the time of they started in PAGCOR up to this time na mag-transition muli sa GSIS. Hindi po ako nagkakamali, Senator, baka po, ang sure po ako, mahigit 1 billion from the side of the employees. Kung kaya, gagawin po natin retroactive, paano kung starting now, moving forward? Eh, ang problema po, yung kanilang pension, mapupunta na lang sa starting today. Kawawa naman po yung mga nagtrabaho ng mahabang panahon. Nakapati na for many years. Meron pong kamukha ni Pangulong Alvarez ng pagsaya, 37 years. Ang mangyayari po kasi, Senator, pag halimbawa po, effective January 1, 2024, nailipat na natin sa GSIS yung lahat ng PAGCORians, ito lang po ang magiging day one nila sa GSIS. Pero hindi ba pwedeng yung mga perang na i-remit na nila sa SSS, ilipat sa GSIS? Is that possible? Malaki po ang difference. Kasi mas mababa po yung ano. Yeah, I know. Kasi opo, 9% kaya, versus 14%. Tama po 9% kayo. 9% sa SSS, 14% pag sa GSIS. So, yun po ang malaking problema. Kaya po ako man, sabi ko, paano ka naman sisingilin ng 1 bilyong mahigit yung lahat ng empleyado at this point para lang maano mangyari? At kami naman po sa PAGCOR, wala naman pong, mahirapan naman pong kumuha ng 10 billion pesos just to activate. Kaya, sa sarili ko po, at tinanong ko rin po ito sa board, bagamat, eh, parang hindi po practical na because we want to protect the tenure of the PAGCORians po. Okay. Anyway, Mr. Alvarez, bukod po doon sa sweldo at saka bukod po doon sa yung termination ninyo na hindi na matutuloy, ano po? About sa GSIS po. Okay, sige, GSIS po. Okay, ganito. Tatanungin ko po si Butihing Chairman kung yung pong mambilyo na sinasabi niya,
ay paghahati-hatian po ng mga buong pag-Korean? Dapat po, kasi kulang 10,000 empleyado po tayo, Ginong Alvarez. So, paghahati-hatian po yun ng lahat. Dahil magiging member po kung sakali yung mga empleyado natin sa GSIS. So, dapat lang po na ang bawat empleyado ay babayaran yung back payment share nila o payments to GSIS to the present time. Yun po ang mangyayari doon, Pangulo. Tama po kayo ron. Paghahatian po lahat ng empleyado yun. Ganito po yun. Pinakabaganda po niyan, para malaman namin kung magkano yung share namin, pakicompute lang po. Kung ililipat po kami sa GSIS at mabayaran yung 1 billion, a responsibility naman ata ng PAGCOR yung 10 billion na sinasabi nyo. Opo. Para naman mag-enjoy kami ng retirement namin pag umalis kami sa PAGCOR. Yun ang pong gusto namin. So okay po sa inyo, Mr. Alvarez, na lipat ka sa GSIS at meron ka idadagdag na pera sa paglipat as long as kayong lahat ay mag-contribute doon sa kulang na amount na sinasabi ni employee Mr. share Tenko, po yun, yung employee share na 1 billion. Opo. Basta't i-compute lang na maayos. Opo. Kasi mangyayari, mayroon naman kaming retroactive, siguro kalahati nun pwede namin ilagak kung talagang kulang pa. Ngayon, pwede naman niyang bawasin sa sweldo namin yung mga natitira para naman mag-enjoy naman kami sa retroactive namin. Kasi para ma-facilitate na po ang pagiging GSIS namin. Okay. Senator, ang akin lang pong gustong sabihin, ayoko pong mag-commit na mangyayari dahil meron naman po, Senator, na 10 billion sa side namin. Ang totoo, tama po si Mr. Alvarez, papakompute ko na lang po. Bibigyan ko rin ng kopya yung committee para makita natin magkano talaga. Dahil ang problema po, kung 8 to 10 billion sa side din ng PAGCOR, baka po walang ganong kalaking cash din yung PAGCOR para bayaran po yung nasabing makakaipon po yung PAGCOR, Mr. Altenco, trust me. No, but kung 10 billion, years, mahanapan po ng, mahanapan po ng paraan ng PAGCOR, so, yung 10 billion. Eh, samantalang itong mga empleyado, for so many years na sila papakandakuba sa PAGCOR, 37 years, meron pa siguro more than that, eh, siguro it's about time na matingnan din yung kanilang kapakanan. Hindi lang palaging kapakanan ng PAGCOR. Opo. Dapat kapakanan din ng mga tao talaga so, nagpapatakbo ng PAGCOR. Ang una pong hakbang na gagawin ko, magpapadala po ako ng kinatawan sa GSIS para ang gawin po ay mapag-aralan nila magkano po talaga. Pagkatapos po, babalik ako sa committee ninyo or sasabihin ko siya, gayon din sa kanila para makita naman nila yung magkano per person. Yun nga sinasabi kanina, opo, Mr. Altenco, ni Mr. Alvarez, na gumawa kayo ng maayos na computation. Siguro opo, kasama yung mataga-GSIS, maibigay sa kanila. And then kung meron halimbawa sinasabi nyo 1 billion, for example, then they need that figure kung exact yun at kung magkano yung paghati-hatian nila. Opo. Hindi naman pwedeng isa lang, dalawa, dapat lahat sila magbabayad. Ay, definitely po, para lahat, hindi and then doon sa 10 billion, mas madaling problema yon. Yung 1 billion, yun ang mahirap na problema kasi saan nila kukunin yon? Di ba? Yung habulin ng amount. So doon sa 10 billion, don't worry about that, magagawa ng paraan ng pagkulit kung gustuhin. Opo. So, Senator, ang kaya ko lang po nabanggit, more or less, 1 billion kung 10,000 po ang ating empleyado, halos po 1 million pesos. Ang average lang po ito, pero ayoko pong bitawan yung numero na yon. Ang gagawin ko po, tulad ng sinabi ko kanina, kaagad pong makikipag-ugnayan tayo sa GSIS para I'm sure marami ding hihingi ng dokumento ang GSIS. Tapos, base na rin po yun doon sa bagong CPCS rate. Kaya palagay ko, mahigit 1 billion po ang employee share. Dahil sa new CPS rate po, Senator, yung basic salary po, halos pinakamababa po, doblado or 2.5 times. So, yun po ang gagawin ko at umasa po kayo na I will make sure that your office, together with the Pagsaya group at the other employees are informed as to what will be the final amount needed. Mr. Alvarez? Based sa computation namin, yung 1 billion po ay
average po, tag 100,000 lang po, hindi po 1 million. 100,000? Sorry. O kaya-kaya po, 100,000, Mr. Alvarez. Opo. Okay, so kasi, do the computation na, Mr. Altenco. Yes, we will, as I promised, Senator, I will send somebody, maybe this afternoon, I'll send somebody to GSI so we know how, what is the process na magpa-compute ang entire organization. Okay sa inyo, Mr. Alvarez. Ang problema lang po niyan, may sinasabi po ang GSIS na kailangan nakapag-render ka sa GSIS ng three years or more. So sana po ay ma-waive na po yun. Kasi marami na po sa aming, guide ko, 5 years na lang po ako natitira sa akin, eh baka hindi na ako maging, or maging qualified doon. Sana ma-waive po yung patakaran na yun. Okay. In the absence of GSIS, mas maganda, Mr. Alvarez, I agree with Mr. Altenco, kailan talaga makausap muna sila. Siguro kasama din kayo pag nagkaroon ng pag-usap, present po kayo in the name of transparency will, para magkaalamanan kung ano talaga narapat. Although I agree with you, sana pwede, kung pwede, may wave na lang yon, kung maaari. Pero dapat, siyempre, GSIS pa rin magkukol. First things first po, iimbitahin namin, magnombra na po sila after this meeting, siguro isa o dalawang kinatawan na pwede pong sumama sa ipadadala naman namin ng management sa GSIS para po maliwanag ang umpisa ng proseso ng evaluation. Do you agree, Mr. Alvarez? Agree po ako. Salamat po, Mr. Chairman. Salamat sa, din po sa mong po ay ninyo. Matuloy po yan, mag-GSIS kami at magpag-enjoy naman kami sa aming retirement pay. That we will monitor sa next hearing. Okay. Okay na kayo sa mga ano, may ibang issue kasi ako sa PAGCOR. Wala na kayo issue sa mga sa concerning sa mga employees. Yeah, Mr. Samson. Sir, going back po sa original naman talaga na point namin kung bakit po kami nandito. Yung issue po ng redundancy, yung technicalities po na nangyari dun sa pag-i-issue sa amin, pag-terminate sa amin. Yun po yung number one po. And yung status po ng new course na pinagtatrabaho na namin. Yun po yung main issue na dapat po natin pag-usapan sana ngayon. Yung status nila sa new course? Yes po. Pero may sinabi na kasi yung GCG na wala matatanggal. Yes sir. Bali po kasi sa sinabi po ng GCG na ang employees po ay hindi matatanggal sa trabaho. Yes. Okay. So yung status po ng new course, yun po yung... Yung i-absorb kayo? Kasi hindi po. Kasi po, there is a pending... turnover on February 19. Gusto po namin malaman kung talaga pong maita-turnover po yung operations ng New Coast, ng New Coast, Casino Filipino New Coast to MSPI. Kasi po, as we all know nga po, meron po kami mga nakita na kailangan pa i-comply pero hindi pa nako-comply and yet papayagan natin na mag-operate po sila. Okay. Yeah, yan yung susunod ko sanang itatopic. But anyway, inunahan mo naman ako. Go ahead. Meron pa mga hindi dapat, yeah. Meron pa mga hindi dapat, hindi pa nako-comply. Opo. Dapat i-comply ng MSPI. Hindi po. Ang MSPI po kasi, pinaliwanag ko na rin po, Senator, ito sa lahat. Tulad po nung 4 or 5 malalaking IR na binigyan po, hindi ko po alam kasi yung sinasabing hindi pa nakapag-comply. Meron pong... tulad po nung 4 ho na nabigyan ng malaking lisensya na IR sa Entertainment City Senator, there is what you call a 10-year window maximum for one to be able to comply with the project implementation plan. So, pag kayo po ay magtatayo ng classified as an IR in Metro Manila, you are supposed to commit, Mr. Senator and everyone in this hall, $1 billion investment for one to be classified as an integrated resort in Metro Manila. Yan po ay isang polisiya na ipinasa noong mga nakarang administrasyon po sa PAGCOR. $1 billion po. Pinaliwanag ko po ito sa town hall meeting. Nandun po si Mr. Samson, nandun po si Mr. Alvarez. If I'm not mistaken, that was sometime in early November. Hindi po makapag-comply kaagad ang proponent dahil hindi mo namang magagastos. May construction period po yon.
Meron po yung time for them to invest on facilities, sa hotel po, sa kanila pong mga retail outlets, tulad po nung nakikita na natin mga nakatayo, hindi din po ganong kabilis maitatag yun. Okay, Mr. Otenko. Opo. Sige. Mr. Samson, ano sir, po yung sinasabi niyo yung hindi pala nakomply? Ano po ba yung hindi nakomply? Sir, with regards po dyan sa sinasabi po ni Chairman po na meron, nandun naman po kami noong town hall during that time, nasabi naman po niya, I would like to request your good officer na baka pwede po natin i-retrieve yung buong footage po noong town hall noong araw na yun. Mm-hmm. Meron po yun sa department nila. Town hall meeting? Opo, meron po silang kompletong footage po noon. Para po, lahat po nung sinabi niya, at nung mga binato po namin, eh maging transparent po sa forum niyo. Okay, I agree. Mr. Chairman, can we subpoena those? Yes, sir. And in fact, I already have a USB that I want to submit to you because there were statements made by Mr. Samson attributable to me and he even claimed I am the most mean chairman in PAGCOR. Nandito na po yung USB. I will surrender this to the committee. Ito po yung footage ng town hall, pati po yung gamit ng lambanog, pati po yung gamit ng tsugi. Kayo na po ang mag-analyze kung sino po ang nakapagsalita at sinagot ko lang po yung mga nando. So I am surrendering this USB, Mr. Senator, to the committee for you to be able to analyze and study kung ano po yung mga statements na binanggit dito. Okay, again, let me repeat. Mr. Alvarez, Mr. Samson, Mr. Lester Cao, Mr. Tulika, because you came to us originally for the purpose of letting us know na number one, below minimum wage kayo, marami sa inyo, nasob na po natin ngayon. And then number two, tinatanggal kayo at sabi wala munang tanggalan based dito sa decision pinalabas ng GCG. And number three, magkakaroon kayo ng retroactive pay doon sa mga nawala sa inyo through the years dahil nga hindi tamang pasweldo, right? So we've addressed those three issues. Unless meron pa kaibang issues, then meron ako i-address separate issue dito sa PAGCOR. Sir, bali ano po, issue. Gusto lang po namin i-clarify. On February 19 po ba, sa New Coast pa rin po ba kami magre-report sa trabaho namin or hindi pa rin po? Yes, good question, Mr. Otenko. Mr. Samson, maliwanag na po yung kasagutan ko rito kanina at nandiyan din po yung kasagutan ng chairman ng GCG. Hanggang hindi po, at sa harap po ni Senator Tulfo, hanggang hindi po nananaog ang desisyon ng GCG, we are not implementing anymore yung redundancy program na yon. Then, Mr. Tartenko, thank you for the answer. Sir. Then I would direct my question, the question of Mr. Samson, to Mr. Corpus, Attorney Corpus. So where will the report come February 19? Doon pa rin po sa PAGCOR because they are still PAGCOR employees, assuming na wala pang decision. Until such time a decision will be made by PAGCOR, by GCG. Yes po. Okay, so they will report still sa PAGCOR, not with New Coast. Yes po. Right. Sir, ano po, yun nga po ang kailangan natin i-clarify. Kasi po, PAGCOR has a lot of branches. Isa lang po ang New Coast sa branch namin. The question po namin is, sa New Coast pa rin po ba kami magre-report? Kasi po, pwede yung gawin Mr. po nila. Mr. Samson, kung kayo... Please address the chair. You cannot just talk to each other. Sorry. Mr. Samson and Mr. Pagtenko, you have to address the chair every time you speak, please. Okay, so, Mr. Samson, from my understanding, from what Attorney Corpus just said, you will still report to the PAGCOR facility. PAGCOR New Coast. That's New Coast. Kaya po tinawag yun, New Coast Casino po yun. Okay. So they will still report, Mr. Altenko. Definitely, sir. To New Coast. Definitely, Senator. Unless may nanawag na pong decision ng GCG. From Attorney Corpus. Habang wala po, Mr. Senator. They'll continue reporting New Coast. So masa ilalim. Is that clear with you, Mr. Samson, Mr. Cao, Mr. Tulika, and Mr. Alvarez? Yes, so Your Honor. Maraming salamat po. Thank you rin po, Chairman. Yes, thank you, Gian, sa pagdiliman. Mr. Senator, meron lang po sana kung pagbibigyan nyo lang ako. Noong nakaraan po kasi,
nabanggit dito, hindi ko lang po malam, na ang board po ay members ay tumanggap. Ang totoo, hanggang kahapon po may nagpapalabas sa mga social media, sa PAGCOR, na malalaman na raw po yung katotohanan tungkol doon sa milyon-milyon bonus ng board members ng PAGCOR. Uh-huh. Gusto ko lang po, Senator Rafi, and doon po sa kay Ginoong Alvarez, kaharap po ang GCG at kay Mr. Samson, sa 17 months ko po dyan, wala pong tinanggap kahit isang sentimo na bonus ang any member of the board kasama na po ako bilang chairman nila. Okay. With that respect, may I request all the minutes of the meetings sa lahat po ng inyong mga board execoms, yes, meetings? Opo, ang totoo po, sabi din po daw dito, sir, wala kaming ginagawa. Gusto ko po, kaya po, opo, bibigay ko po, ito turn over na po namin. Para malaman namin kung talaga may pinag-uusapan kayo, yes, during board meetings. Yes. Kung yung ba ay chismisan lang, nagmamaritesan lang, o talagang tatrabaho kayo. Opo. Kasi they are being, the board of directors, yes, are being paid each, yes, time they, opo, attend an execom, mm, or a board meeting for that matter, at thousands and thousands of pesos. Opo. At each meeting. Each so meeting. I need to get a copy, sample of those, yes, board meetings, yes, sir, execom meetings, kung ano pag-usapan, then magkano binabayad sa, opo, bawat meeting, we the exact will, amount. We will surrender it to you, but liliwanagin ko lang po, ayon po sa GCG rules, sila po magpapatunay, ang isang member po ng board ng PAGCOR ay pwede lamang kumaligtan ng sumusunod. Pag may board meeting po, 40,000 pesos. Linggo, hindi po totoo yung sinabi rito nung nakaraan, dalawang beses kaming nagpapameeting ng board. Isang beses lang po yun, isang linggo. Chinek ko na po, we average 50 items, we will surrender. Excuse me, Mr. Chairman. We will surrender, Mr. po. Mr. Excuse, opo, me. No, mismong galing sa isang tao nyo, I forget, opo, kung sining kausap ko. Meron kay, meron kay execom, at, opo, meron pa kayong board, yes, meeting. So sa, dalawa, isang linggo. So each sa execom po, mas mababa, no? Ito po. Kaya nga, so each engagement, merong, opo, compensation. Ang execom po, 24,000. Exactly. Maximum of 2, even if we have 4 every month. Kaya nga, so 2 times a week ang engagement, at 2 times a week nagkakaroon ng compensation ang members of the board. Hindi po. Liliwanagin ko po, ano po. Isang execom po pag Webes, sa umaga, 24,000 pesos po yun. Okay. Isang board meeting po sa hapon, 40,000 pesos po yun. So, dalawang meeting in one day? Sa lumalabas po yun, 40 plus 24, 64 po. Exactly. Maximum po na inano ng GCG sa amin, maski mag-meeting kami araw-araw, maski mag-excom kami araw-araw, times 2 lang po. Kaya 128,000 po lamang, maski ilang beses kayo mag-excom, maski ilang beses kayo mag-board meeting po, maximum po, dalawang excom lang ang babayaran at dalawang board meeting lang po. So maximum magkano po, average? 128,000 pesos, okay, po. Sige, nandun tayo. How about yung sa year-end bonus? Wala pa performance po. Performance rating na 1 million average. 900, sinabi sa akin ng GCG. 900 something 900? Thousand. Yung 960,000 po, yun po yung sinabi ko po na maximum amount na pwede po nilang i-charge for board meetings. Yun po yung sinasabi ni Chairman Al, na kahit na mag-meeting sila ng board meeting ng 4 times a month, hindi pa rin po sila mababayaran, yes, ng 40,000 for every meeting, kaya nga, basta may kapas. 128,000 a month ang matatanggap nila, regardless kahit na ilang meetings. Nakuha ko po yun. Pero at the end of the year, meron po silang tatanggap. Yun po yung tinatawag nating performance-based incentive. Performance-based. Magkano po yung average? Depende po yun kung sila po ay nakapag-submit ng... Ibigay po natin yung pinaka-average na lang. Mga 517 maximum of 517,000. Paki-divide nyo nga ng 12? 40. 40 a month po. 40 a month. Kaya nga po, so ibig sabihin, 168,000 nag-average a month ang isang... Senator, gusto ko pong sabihin, hindi po kami pwedeng magbayad sa aming mga sarili. Dapat po, may approval
yung sinasabing karagdagang 500,000, pakiliwanag mo lang kumisyon. Alam ko po yan, Mr. Altenco. Opo. Dapat may approval ng GCG. Opo. Pero my point is, malaki po itong 168,000 compared doon sa 9,000 ang tinatanggap below minimum wage na araw-araw nagtatrabaho, nagpapakita sa kasino, umulan man umaraw, na below minimum wage, samantalang ang mga members ng board na twice a week lang magpapakita at kumpleto pang buffet at masasarap na pagkain, and yet tumatanggap ng dambuhalang sweldo ko ikumpara sa sweldo nila. Yun po yung pinupoint out ko dito. Opo, salamat po. Pero gusto ko rin pong sabihin, hindi po kami tumanggap pa kahit piso nung sinasabi nilang 500,000. Patutunayan po ng GCG yun. Wala pa? Wala pa po sila this year. Yun pong okay. Entitlement sa PBI, yung performance-based incentive, ay nakabase po yun kung sila'y nag-comply sa requirements po ng GCG. Kasama po dyan yung attendance, yung performance evaluation scorecard ng buong GOCC, yung evaluation po ng chairman, peers, yung co-directors nila at saka ng mga subordinates. So meron po kaming guidelines dyan kung at sasabihin po ng GCG kung entitled po itong mga directors na ito to the PBI. Sa ngayon po, Attorney Martinez and Attorney Corpus, wala pa natatanggap na year-end performance rating ang any members of the board ng PAGCOR, is that right? Wala pa. Sa kasalukuyan? Wala po. Wala po. Okay, pero so presently ang natatanggap lang naman is 128,000 average every month. Yes, still, sir. Malaki pa rin po yan kung ibabangga po natin sa sweldo ng marami sa kanila na sa maraming taon nagpapakandakuba, naging kalabaw ng PAGCOR. Eh, samantala itong mga board of directors na minsan-minsan lang pumasok. Yun po yung point ko dito. Opo. Sige okay. Po. Opo. Yeah, Mr. Alvarez? Tungkol po sa performance-based bonus, ganito po yan. Mababa na po ang basic namin. Ang pag-distribute po nila, may nakakatanggap po ng zero, may nakakatanggap po ng 25%, may nakakatanggap po ng 50%. Po, bonus nila? No. Hindi, sa amin po. Comparable sa kanila na 100% talaga may multiplier pa. Ah, so now, ang issue natin, may bagong issue PBB tayo po. Sa performance bonus. Opo. Sa okay. Mga rack and pile. Sir, you have to address the committee. Okay. Kaya ako ina-address po na okay. Hindi ba pwede kami tumanggap ng 100% or 65% as per okay. The rule lang ng ano ng... Mr. Chair? Yes, sir. Mr. Chairman, Senator. Yeah, bakit nga with regard to the issue, pati po PBB, hindi po management ng PAGCOR ang nagdi-decision doon. And who makes the decision? It is based po sa performance rating ng lahat na in-evaluate po ng GCG. Okay, then GCG, how come hindi po siya nakatanggap ng tamang performance rating samantalang ang PAGCOR eh, nakakompute na at makakatanggap sila once it starts. So, samantalang sila, itong mga trabahador sa PAGCOR, wala. Yun pong kasing criteria for the performance-based bonus, nakatali po yan sa CPCS. Eh, ngayon lang po yung, ano, ngayon lang pong i-implement po sa, ano. So, from now, ma-implement na? Opo, but subject to certain requirements, yung kanyang sinabi, kailangan merong i-evaluate po ng GCG kung they meet the minimum criteria. Bawat employee na supposed to be the whole GOCC. The whole GOCC. The whole GOCC, the PAGCOR itself. Opo. So you have to make that evaluation. Yes, kasama po. Na yung siguro yung mga board of directors. Iba po yung sa board of directors. Yan yung performance-based incentive na so, sinasabi. So well, when will we know na sila ay karapat-dapat makatanggap ng performance bonus? Pagka na-evaluate po ng GCG in the course of the operations of so when is that going to happen, Attorney Corpus? End of the year po, towards the end of the year po. So end of the year, kailangan malaman na natin kung magkano performance bonus matatanggap nila as a whole, kung magkano paghati-hatian based on the performance of the organization itself. Yes po. And can we make it retroactive? Hindi, kasi maraming taon na sila hindi pa nakatanggap. Kung doon sa sweldo, below minimum, ginawa natin retroactive.
So why not make it retroactive dun sa mga bonus nila, back pay yun. Pera nila yun na hindi naibigay sa kanila on time. Make it retroactive. Yung pong rates po ng retroactivity will be really based on the salary po, yung basic salary, plus yung rates po ng mga compensation na allowed po under the CPCS. Now that they are migrating to CPCS, yun po magkakaroon ng retroactive effect po. So we're talking here about the bonus? Pera, okay, we're talking about the bonus here, yung right? Retroactive. Kasi yung sa salary, given na po yun. Kasi below minimum wage yung natanggap nila. So in difference, kung back pay kung tawagin, they should receive it because that's their money that was not given to them. Okay. Now, the performance bonus that Mr. Alvarez was raising kanina, that should be given to them as well. Okay, kumbaga parang 13-month pay kung sa mga private companies. So dapat yung mga 13-month pay, retroactive, mga hindi nila tanggap through the years, may bigay sa kanila ngayon. Para lang po sa kaalaman po ng lahat, Senator, noong 2021 po ang performance evaluation score ng PAGCOR is 98.08%. Mataas qualified yun. Po sila. Basta po naka-90 po, yon. Sa 2022 po, 99.46%. Wow, mas lang tumaas. Wala pa po silang PBB. Thank you doon sa mga empleyado. Apo. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, salamat din po. Sa PBB, wala pa po daw silang PBB application for 2021 and 2022 kasi hinihintay po itong CPCS rates. Para na, doon meron po na pong CPCS. Po, so maasama na po natin, doon sinabi niyo, mataas ang rate is 98, meron pang 99. So doon sa mga years na yon, makakatanggap na sila. Yes po. Okay, because meron tayong CPCS, so gagawa na tayo ng tamang computation with that. Kailangan po mag-apply ang PAGCOR for the grant and of PAGCOR, PBB. You... I'm sorry, Senator. Hindi ko po nadinig. Mag-apply ano dapat yung, ang PAGCOR. Chairman, ano po ang kailangan namin? Para po mag-grant po yung PBB for the year, kailangan 2021, 2022, kailangan po mag-apply yung PAGCOR for the grant of PBB. Ngayon may mga requirements so, po yun. So, PAGCOR should apply para ma... Yes, mag-grant. Sir. We will, kung may go signal na po kami, pwede na kami mag-apply, wala pong problema, Senator. Kung gusto nila, mamaya. Kaya lang, may binanggit po na kolatilya si Chairman. Ang sabi po niya, may mga requirements. Malaman lang po, at I'm sure ang atin namang compliance officer ay nakikipag-ugnayan na mabalis sa kanya. Pag nakuha po natin yon, kaagad ko pong yung mga requirements na yun ay paasikaso na. Nang sa ganun, mahiling na natin sa GCG na ma-approve na nila yung performance bonus ng lahat ng empleyado ng PAGCOR using the new CPCS rate effective October 2021. Okay, sa inyo yan, Attorney Corpus? Yes po, yes po. Okay. Now, meron pang ilang issue dito. In fact, I received a text. Mr. Chairman. Yes, Mr. Senator. Meron pala kayong confidential fund na 500 million pesos. Noong 2023, naka-receive po kayo, PAGCOR, half a billion pesos sa confidential fund. That equals to 120 every quarter. And the last quarter, 120 million was spent, was liquidated in a matter of 7 days. Una po, baka mali po yung, yes, we had an approval, again, approved by GCG na 500 million, pero we did not utilize po yun. GCG, why did you approve 500 million confidential fund to PAGCOR? Meron pong, actually po, hindi po kami yung present commission, hindi po kami yung nag-approve, but meron pong joint circular by the Commission on Audit, the DBM, the Department of the Interior and Local Government, the Department of National Defense and the Governance Commission for the guidelines on the grant of the authorization for intelligence or confidential funds. Ito po yung sinusunod ng buong government
including national government agencies. I know, Attorney Corpus. Ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng confidential fund ng PAGCOR? Now, the reason bakit sila dapat magkaroon ng confidential fund, sasabihin nila is because minomonitor nila yung mga illegal gambling or anybody na merong balak na iteterrorize yung mga casino. But that should be the job of the PNP, of the NBI, which they're already doing that, those two agencies. So why still give them 500 million in confidential funds? Meron, it doesn't ho, make sense. Hindi ho basta-basta ibibigay ng magbibigay. But the 500 million has already been liquidated, tama? Nagastos na po. Hindi po, hindi po, yung po ang sinasabi ko earlier. 2023? Hindi po nagastos. Intact pa rin po ba yun? Can you show us records na hindi po nagastos? Pakikita po. Kasi namin, every quarter. Baka po ang nagastos lang doon ay, kasi po binayaran namin yung dineport na tuta. Baka po ang nagastos doon eh, wala pong kalahati. Baka 30% lang po, Senator. Hindi po namin nagastos. It is, kaya yung po sinasabi ko, kung pwedeng paki... Noong 2022, 100 something million, 120, if, correct me if I'm wrong. 107 po. 107, thank opo, you. Opo. 107 million in confidential funds in 2022. Paano po nagastos yon? Para saan? Meron, hindi po. Marami pong pinagastos. Kasi nga po, noon, there were 258 more or less, or hindi ako sure, basta sabihin natin 250 na mga internet gaming licenses po na who were mostly involved in criminal activities. So that was the reason, Mr. Senator, that we had intelligence gathering and kami po ay nakapagpasaran ng ilang mga internet gaming licenses and nakapagpa-deport po kami ng humigit ko mulang po yata 2,000 mga ano. Kami po ang nagbayad lahat ng deportation. Kami po ang kaya po namin nasubaybayan lahat yung mga illegal activities na yun eh, sa amin pong ahensya. Mr. Chair, let me interrupt you. Yes, sir. Give me the list of those internet gaming, yes, sir, na sabi nyo na pasara nyo. Opo. Kasi for me, parang redundant eh. Kasi yung PNP and NBI might have the same records showing na sila nagpasara because of their confidential funds. Nagkaroon sila ng assets na nagbigay sa kanilang info, kaya nila nahuli yun. Bibigyan po namin kayo. Na yung po kasi... Kasi ay, gusto ko ibabangga yan sa NBI at saka PNP. Opo. Kung magtutugma. Kasi sabi nyo, because of us, opo, ito ay napasara. Eh, tapos mamaya, ibabangga ako sa PNP, sa BNBI, because of us, napasara, because of our Intel funds. So nagkakaroon redundancy doon. So gusto ko malaman kung ano ba talaga ang totoo. Opo. Kasi kung akong tatanungin, you don't need confidential funds. From 250 more or less po na ano, ngayon po eh, wala na pong... Alam ko ngayon wala na. Alam ko ngayon natigil. Pero yung mga previous, gusto ko malaman paano nagastos, kasi pinag-usapan natin, eh, mahirapan kayo mag-produce ng 10 billion, et cetera, para sa mga empleyado. Lahat, yung pala, napakadali kung gugustuhin. That is all accounted for, Mr. Okay. Senator. We will provide you okay with the accounting. But I want to make clear, we underutilize the approved amount. Kung di po ako nagkakamali. So, nandiyan pa rin po yung 500 million? Hindi po. For 2023. Baka po ang nagamit lang ay 2/4 lang po. Less so than 2/4 po. Less po siguro. Hindi ko po malalang kung mga more or less po mga 200. Pero hindi po umabot so ng kalahati. So, may we know doon sa 1.5 quarters? We will submit to you, yun? Senator. The, and then yung mga hindi nagastos? Yes. You want to know kung talaga hindi nagastos yun? Hindi po. Intact lang po yung pag hindi nagastos. Sigurado po ako ron, Senator. Hearing? Yes po. At okay. In fact, before the next hearing, we will already provide thank you, Mr. Chair. The accounting of all the funds. Mostly po, sabihin ko lang, Senator, there was a need for us to deport more than 2,000 foreign nationals. Kami po ang nagbayad lahat nun. Yung deportation, yung pong pagpapadala na abroad, kami po ang nagbayad through those funds. Anyway, okay, maybe we will just have to discuss that in a private setting, okay, Mr. Senator. But we will provide you, even prior to the next hearing, a full accountability of whatever was spent in that regard. Okay. Thank you po. Doon sa Marina Square Properties Incorporated, are you aware of that?
That Marina is, Square. That, sir, that is the owner of the new coast. Yung pong tinatalakay okay. natin kanina. Yes. Under the draft ng ginawa ng previous administration, may guarantee na income dapat ang government through PAGCOR. Yes, sir. Na 1.3 billion. Hindi po. Ganito po. Minimum of 1.3 billion dapat. Ah, sorry, 1.6. Ganito po, Senator, ano? Sa first year, dahil nag-a-adjust pa po at naninibago pa, 60 million peso, no, 60 or 70 million peso, 60 million pesos a month on the first year. On the second year, 90 million, so 1 billion 80. And on year 3 po of their operation, 1.6 billion po ang minimum na dapat nilang ibayad sa PAGCOR. So on the third year, 1.6 yes, na binabayad nila? Pag naumpisa na po, so nag-year 1 na po last year, and ang in so 60 times 70, dapat po ang minimum nung pero is 720. Bakit po nabago? Kasi sa original draft, eh, regardless kung sa first year, second year, dapat 1.6 na agad ang ibibigay sa PAGCOR. Bakit? Meron pong sulat sila, nagkaroon po ng pandemya, himina po ang kasino. Kaya and this was po, in 2022. Na-approve po yun, Senator. The license was approved by the previous board in 2019 po yata. Bagong-bago po mag-pandemya. Kaya hindi ka po nakasigada kagad dahil 2020 po, 2021, at early 2022, mahina po talagang negosyo dahil wala pong pumapasok sa mga kasino. So how would we know kung yung kinikita nitong MSPI yes. ay dapat more than sa 1.6 billion na binibigyan nilang shares sa government? So palagi nilang 1.6 at 1.6 forever ang ibibigyan nila? Hindi po. Based na po yan sa may progressive na, sa GGR na po. Yun po yung tinatawag na minimum share. May minimum share na dapat nilang mahina man or malakas unless there is an extraordinary or fortuitous event, they have to deliver so, that so, amount. So paano kung kumita sila ng sobra pa dun sa 1.6 na dapat ibibigyan nilang minimum? So who does the computation? Meron po tayong auditing team na kasama po sa kanila na nagko-compute. So in short, Mr. Senator, ang nangyayari po, meron pong tinatawag na minimum guarantee. Okay. So, mahina po ang kanilang negosyo unless fortuitous event po. Halimbawa, nagka-COVID, nasara yung kasino ng ilang buwan. Yun po siguro, hihingi sila ng reprieve. Pero kung hindi po doon, Senator, sila po ay kailangan magbayad ng minimum share na sinabi na amount na yun. Kung 1.6 billion po, 1.6 billion po ang kukoliktahin sa kanila ng PAGCOR. So therefore, itong MSPI dapat sa mga susunod na taon, hindi lamang 1.6 billion ang yes, minimum na binabayaran nila. Dapat more. We expect, Senator, pag maitatayo na po yung kanilang sinasabi nilang almost 6-star hotel on Rojas Boulevard, kasi po 1.2 billion po ang kanilang investment eh. So, sisiguraduhin din po nila yun na maging profitable yung kanilang, yung lumakas yung kanilang kasino. At ang ibig sabihin din po nun, yung share na 1.6 na yun, ay baka mahigitan pa po nila. Partner po ng PAGCOR sila at ang totoo, yung mga nandito po ngayon na ating mga empleyado, partner po ng PAGCOR ang MSPI since 2004. Okay. 20 years na po partner po ng PAGCOR yan, kaya naniniwala naman po kami na hindi po sila basta-basta nilalolokohin ang PAGCOR. 20 taon na po. Yung pong pinagtatrabahuan ni Mr. Alvarez sa pangkasalukuyan, gayon din naman si Mr. Samson sa pangkasalukuyan, at lahat po yata, karamihan nung nandun, sila po ay under a 60-40 arrangement with MSPI. Okay. Yes, sir. Meron ka bang business interest sa MSPI? Do you have a relative na wala connected po. Sa MSPI? I do not have a relative. Wala po? Wala po. You sure po doon? As far as I know.
Ba't po kayo napapatingin, nag-isip? Eh, hindi po. Pero wala po. Wala po? Wala po. Sigurado po kayo dyan? Sigurado po ako. Doon po sa mga slot machines. Opo. Sa mga... yung sa labas. Slot... sa arcade slot machines. Yes, sir. Dati ang hatian is 65-35. 65% sa government, sa PAGCOR, 35% to sa proponent. Yes, sir. Yes, sir. Nung kayo po'y maupo, ginawa niyong 60 na lang sa government at kinalagan niyo yung 5% doon po sa proponent. Nagdagdag kayo ng 5% more. Wala pong ganun. I do not know where you're getting the information po. Ang 60-40 lang po is the setup with MSPI, na inabutan ko na po yon. Ang kadahilanan po na sila'y kakaiba at 60-40 sapagkat yung kanila pong kinalalagyan ng casino ngayon ay sarili nilang building, hindi po nagbabayad ang PAGCOR ng anumang uri ng upa. Okay. Nagbigay po sila ng dalawang floor na pwedeng gamitin ang PAGCOR bilang bilang aming executive offices. So yan po ay 5th and 6th floor of the said building. Yun po, Senator, yung dating Hyatt Hotel. Okay. Sa tabi po ng Diamond Hotel. Opo. So kaya po sa ila 60-40 arrangement. Doon po sa binabanggit niyong 65-35, Senator, nananatili pong 65-35 yung sharing ng lahat. Ay, sorry. Except po yun, 60-40. Yung Tropicana okay. Ba? Ano? Pareho po, 65-35 well, then, well, then I need a document. Yes, I will. Lahat po ng licenses, 65-35 po. Then give us documentation. Yes, sir. Baka po ang naisip nung inyong yung nagpadala po ng message sa inyo, ang ibinaba ko po yung licenses, a license fees nung mga internet gaming licenses. Well, so, bibigyan po namin lahat sa inyo. Yes. Is there any specific, sabi niyo po kasi, Senator, may arcade, may specific arcade po ba kayong nabanggit dyan? Mag-submit na lang po kayo, random. Opo, lahat po. Lahat, kung habang maaari, as many as you can. We have four. Makita namin kung talagang totoong yes, sir. 65-35 pa rin. Senator, we have 41 joint ventures and 100% owned. So, kung ang 100% owned namin is about 20. So, ang padadala ko po sa inyo siguro mga 20 to 25 joint okay. Venture agreements that will show that it remains to be 65-35. Wala po akong binago, Mr. Senator. Okay, then I need a record of that. Yes, sir. Okay. Nabanggit mo kanina IGL. International, what is IGL? Internet Gaming License Internet, po. Internet? Internet Gaming License, yun na po. Yung dati pong Pogo. Exactly. So, opo. So wala na ang Pogo, pero na-convert sa IGL. Opo. Paano po naging yung transformation? Pinalitan po namin yung Pogo dahil masyado na pong nakakarindi at masama nang naging imahe ng Pogo na pangalan. So, pareho pa rin yung operation, yes. Pinalitan lang damit. Opo, pero binisan lang. Ganito po ang malaking pagbabago, Mr. Senator. Nung pong dinatdang ko dyan, nung na-appoint po ako, there were close to 250 more or less licenses. Ang setup po, Senator, meron pong main licenses, tapos sa ilalim po nun, may tinatawag na mga service providers. Yung pong nagbabayad lang ng buwis ay yung mga main licenses, master licenses. Yung pong sa baba na service providers, wala pong ibinabayad yun, halos na buwis. Sa ngayon po, ang ginawa ko po, talaga po kasing naging matindi na sometime in May of last year, na-discover ko po na hindi na po involved sa gaming ang karamihan doon sa mga service providers na yun at they're involved in mga scamming operations po. Nandun po yung crypto scam, meron pong crypto investment scam, meron pong love match scam at meron pong purely investment scam.
at meron din pong credit card scam. So, Mr. Senator, nagdesisyon po ako at ang board to put all the 250 licenses on a probationary status, and we asked all of them, Mr. Senator, to reapply. So, ngayon po, wala na po, Mr. Senator. So, tinanong nyo, anong pinagbago ng damit? Wala na po ngayong nasa ilalim. Basta po ngayon, may lisensya ka, master license ka, mandando ka na po, magbabayad ng minimum monthly guarantee. Kaya po, ang magandang balita dun po sa ginawa natin, Senator, yung pong 2023, despite the fact that we have only one-third of the original licenses, we were able po to collect 5.2 billion pesos from the reduced number of licenses. So, ang pagbabago po, Mr. Senator, wala na po ngayong mga sub-licenses or service providers. Ang lahat po, classified na siya as master licensee. Ngayon, hindi po namin pinahintulutan na rin at pinayagang mabigyan ng lisensya yung pong inakala namin na-involved doon sa binanggit ko sa inyong mga iba't ibang uri ng scam. Natitira na lang po ngayon, halos 70 na lang po or less than 70. That includes already yung pong bagong classification. Pinakamaganda po ito ngayon, service BPO. Kung saan yung mga BPO po natin ay nagsaservice na po, yung malalaki pong BPO tulad ng mga international names na nadidinig natin na BPO, nagsaservice na po sila. They serve now as customer service agents of the casinos, land-based casinos worldwide. So, ngayon po, ang na-accredit na po natin na yun noon is Siam, panibago na po sila. Pero yung totoo po nag-licenses na nag-ooperate bilang gaming, international gaming licenses, ano na lang po, less than 50 na lang po, Mr. Senator. Anong pinakaiba po ng PIGO sa PIGO, Pogo sa PIGO? Ang Pogo po, international lang po ang kanilang ang sineservice. PIGO? Ang PIGO po within the Philippines po. Oh, di ba mas dangerous itong PIGO? Kasi ibig sabihin, Pilipino ang mananaya dito, Pilipino ang tatamaan dito, Pilipino ang mapipirwisyo dito. So bakit natin pinapayagan ng PIGO? Kung nagka-problema tayo sa Pogo, dapat itong PIGO, titingnan natin, review natin na po, yung policy about PIGO. Senator, kasi meron lang igagamba, i-billiards, lahat na ata, kulang na lang i-langgam. Ilaban mo, hormigas. Yun na lang ilaban. Mr. Senator, so nagkaroon ng parang culture of gambling dito sa Pilipinas. If you will allow me, maybe I will just talk. Tulad nitong okay game. Ano to? Okay bet po. Okay bet. At wala marami pang mga lumalabas. Wala na. Mahimina na po yun. Wala na po yun. Na-involve po yun sa isang scam abroad. Himina na po yun. Okay. So, lahat po yan, Mr. Senator. Dapat i-regulate nyo itong PIGO. Kasi yung Pogo, although masama talaga yung Pogo, okay. Dahil pandarayan at maraming nasisira ng mga Chinese, nagkakaroon ng mga citizen na dala dito na hold up, pinapatay. Pero ang tinatamaan, Foreigners. Tama po. Samantalang itong PIGO, ang mga mananaya rito, Pilipino dito sa loob. Opo. Unfortunately, Mr. Senator, kung hindi po i-regulate ng PAGCOR yung PIGO or yung mga... So, anong ibig sabihin ng PIGO po para sa kalaman ng lahat? Inter-island gaming po within the Philippines. Kaya anong acronym yung PIGO? Kasi yung POGO... Yun po. PIGO po yun. Philippine Inshore Gaming Operation. Okay. So, bakit dito sa PIGO, hindi natin hinigpitan? Sa POGO, hinigpitan natin. Pero okay na yan. Yung POGO na wala na. Opo. So, bakit itong yun? PIGO, hindi natin ayusin itong problema rito na mas malala itong PIGO kumpara sa POGO? Senator, yun po ang ginagawa namin ngayon. Inuna ko lang po yung POGO dahil napakalaki po ng problema ng mga criminal activities. Nadinig naman natin siguro po towards the second half of last year, yung mga iba't ibang
nabanggit ng mga criminal activities. Yung PIGO po, hinihigpitan po at rin-regulate na po properly. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kung susundin po natin yung mga usap-usapan, baka po ang may lisensya lang sa PAGCOR na PIGO is about 25% to 30%. Ang dinalabanan ko po talaga rito, napakadami pong illegal na mga internet gaming betting stations in the internet dito sa Pilipinas. So, so that's why you have to tap the NBI and the PNP for that. And you don't need confidential fund again. So pwede na po NBI. Huwag po kayong mag-alala, Senator, doon po kami nakafocus ngayon. Maybe hindi lang po in public, but I would like to report to you na privately or in your committee or in an executive session, what we are doing now, yun naman po ang hinihigpitan natin. Yes, and I need a umasa report. Po kayo. I need a comprehensive report kung ano pong ginagawa ng PAGCOR tungkol laban dito sa PIGO, yes, na lumalaganap na pati malilit na bata kaya nang magtaya. Wala na pong talagang tamang regulation. Hindi po tayo pumapayag. Maganda na po yung KYC natin, Mr. Senator. Natitiyak ko po sa inyo, pwera lang po kung gagamit sila ng mga fake IDs or whatever na mahirap na mahirapan na po sila. Pati po yung GCash, naghigpit na rin po ngayon dahil nakikipag-coordinate din po tayo sa GCash. So, malaki na po ang improvement na may uulat ko sa inyo, Senator. Okay. Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, yes, Mr. Alvarez, bago natin i-suspend. Ang masasabi ko po dyan sa PIGO sa Kapogo, in my opinion, at present PAGCOR is not regulating PGL Pogo because they have no system for this. At present, government is losing revenues from them. To pay that, at present, PAGCOR does not regulate PIGO in other online games. Meron po akong, may present sa inyong speaker dyan, tungkol dyan. So PIGO is not being regulated? Contrary to meron what PAGCOR just said? Meron po akong i-recommend sa inyo na magpapaliwanag dyan si Mr. Dario Cordero po. Dating general manager po ng PAGCOR. Para maliwanagan po tayo tungkol dito. O sige, briefly, can we have, what's his name? Mr. Cordero. Mr. Cordero? Can we put you under oath, Mr. Cordero? Yes, sir. Comsec? Can you raise your right hand? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the whole truth in this public hearing? Thank you. Mr. Cordero, tell us about the operation of PIGO. Sir, Your Honor, unang-una po, sadly, although hindi ko naman po sinisisi si Chairman Teng kasi bago lang yan eh, hindi po nagre-regulate ang PAGCOR. Hindi po nagre-regulate? No. And because of this, the government lost several billions of pesos already. Why is PAGCOR not regulating the PIGO games? Sir, to be able to regulate PIGO, POGO, yung sinasabing yung IGL ngayon, hindi po pwedeng sabihin niya ng yung salitaan lang, you need a system. Yung kamukha po nung kinansel nilang third-party auditor, yung parang similar to that, hindi po pwedeng sa salita lang. Kasi ang online po, mahirap. Let's talk about PIGO. Kasi yung POGO, marami ng issue tungkol dyan. Marami na pag-usapan tayo. In fact, na-transform na to IGL. At may explanation kanina. Dito sa PIGO, kasi interested ako, marami mga Pilipino ang talagang naapektuhan dito sa PIGO na ito. Ang sabi ni Chairman, dinadahan-dahan na regulate. Sabi mo, walang nangyaring regulation ever since. And this has been in existence for a long time, itong PIGO. Tama po. Ano po yung operation ng PIGO? Bakit hindi po na-regulate ng PAGCOR? Kasi sir, kaya po para ma-regulate yan, you need a system. Which is? Online. Kasi to regulate all the games, hindi lang po PIGO, POGO, yung lahat. But they have to get a license. They have to secure a license from PAGCOR. May license po sa PAGCOR, pero yung... Yung PIGO. Ang importante po kasi dito, as a regulator, you have to ensure that the share of the government is correct and fair. Mm-hmm. And to be able to do that, you need a system. Hindi pwedeng salita po. So right now, we don't have that system. We don't have. They don't have that. That can monitor the revenue. They cannot guarantee that the share of the government is correct. I'm sorry,
Mr. Senator, sorry. Mr. Chairman. You were looking at me, so I'm sorry, I thought. Can I Yes, go ahead, po. Mr. Cordero, I do not know where you are coming from. I'm sorry to say this. I know you are an ex-Pag-Korean. Are you aware that we are using now a new system to monitor our licenses? Iba po yung hindi natin lisensyado, Mr. Senator. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, Mr. Cordero, na noong 2019 pre-pandemic, baka 32 billion pesos ang nakolek ang GGR ng PIGO sa PAGCOR. Noong 2020, sa hindi natin, baka dahil sa pandemya, bumagsak ito sa 12 billion pesos. Sa 2021, siguro may pandemya pa rin noon, naging 12.8 billion. Noong dumating po ako, hindi ko naman po binubuhat ang sarili ko, umakit na po sa 28. But in my full year of incumbency, with the new system that we are using, Mr. Cordero. And what kind of system is that, Mr.? Yun po yung audit system ng Mega Excess na inabutan ko rin po. Ano? 58.162 billion pesos ang GGR na pumasok sa PAGCOR. Kaya nga po, Mr. Cordero, ngayon, yung dati po, Mr. Senator, ang revenue mix po natin, Casino Filipino, 100%, dahil monopoly po nung araw eh. Ngayon po, Mr. Senator, ang revenue mix na, ang licenses natin, 45%, ang PIGO po natin, 32% na po ngayon. Meaning, nakita nyo na po na properly regulated and properly monitored na po sila. This year, Senator Rafi, I am projecting and confident that with this system that we are using, we will be able to have 75 billion pesos ang projection namin minimum na revenue that we will be able to generate as GGR for PAGCOR. Okay. So, yung pong sinasabi niya, Mr. Senator, ni Mr. Cordero, with due respect to you, eh, hindi ko po alam kung saan siya nanggagaling. Ang laki po ng itinaas. Hindi ko alam, Mr. Cordero, kung alam ninyo na nitong buong 2023, ang kinita ng PAGCOR doon sa 58 billion, Mr. Cordero, ay, sandali lang po, ano, kasi sinasabi niyo parang wala naman akong nagagawa, ang kinita po na license fees sa taong 2023, Mr. Cordero, 22 billion pesos po ang sumampa sa PAGCOR na license fees dahil po doon sa sistemang ipinatutupad ko. Okay. Bakit yung po nasabi, Mr. Cordero, na by the billions ang natatalo sa gobyerno? Your Honor, from PIGO? In addition to being a casino professional, system developer din po ako. Okay. I can develop systems. Okay. Kaya alam ko po, kasi itong mga bagay na ito, madaling sabihin na we regulate, pero nga, in the absence of a system, imposible po. Please don't. At saka, wag po kayong tumawa rito, Mr. Anglito Domingo. This is a serious matter. We're talking about serious business here. Wag po niyong pagtatawanan. And when somebody's talking, please, wag niyo siyang pagtatawanan. I apologize, Your Honor. Okay. Ang siguro, go ahead, Mr. Cordero. Before I probe yung bago tayo pumunta dyan, ito muna ang sasabihin ko, I can, siguro, in my opinion, and I can prove it if you will allow me, ang PAGCOR nga, hindi nga humarong mag-regulate yan eh. And to prove my point, I prepared a problem now. Dalawang mga problem. Sagutin nila. Kasi pag hindi ko nasagot, that is the proof. Hindi ko sila marunong. So what are those questions po? Yung pong binigay ko sa inyo. Ah, ito. Okay. Dalawa lang po yan. Problem number one. In 30 minutes, pag marunong, kaya sagutin. Sige. Para mapabilis tayo. Problem number one. What audit tools can you use to ensure or assure the following with more than 90% accuracy? That players are not cheating you? That players are paid if they win? That employees are not stealing from you? That the audit can explain extraordinary events of game volatility,
that no mechanical or personal error has occurred. And finally, that the casino gaming cycle is unaltered and the production platform well configured. Yun po yung question niya po. Problem solving tayo muna dito. Ano po yung... Mr. Senator, I'll be honest with you, I'm not an IT expert. I am merely an executive and leader, but as far as I'm concerned, the audit system that we are currently using, from the reports that I gather and from the results that I had mentioned, we are capturing today more approximately about 95 to 97%. Hindi pa po perfect. And I have been pushing, Mr. Senator, our CMED group and the independent third-party auditor to deliver to me in 2024 a performance or being able to capture between 98 to 100%. Hindi po mawawala, Mr. Senator, yung kuminsan ay merong hindi nakaka-capture na maliliit na bagay-bagay, pero ang gusto ko pong ipaabot. Okay, ganito na lang po. Opo. Okay, napapahaba na po tayo. We'll give you all these questions. And in the next hearing, I want this thoroughly answered. Yes, sir. And then I'll still be talking to Mr. Cordero, if okay sa inyo, para dahil kayo po isang expert, and I really respect that, and I would appreciate na kung bigyan nyo kami ng time para ma-educate din kami tungkol sa technicality nitong PIGO at POGO kung paano nag-operate so that pwede natin babato sa kanila yung mga questions, more questions sa next hearing. Your Honor, isa lang naman po siguro na kung tatanong sa kanila. Sabi po ni, although hindi ko naman po in-expect si Chairman Altenco to answer this kasi bago lang po siya sa PAGOR. Dapat sumagot po dito yung mga taga, yung matatagal na sa PAGOR. Yung mga nandito. Ang dapat kong ipaliwanag nila, sabi nila, they regulate. Eh, siyempre, madali naman po sabihin yun eh. Isa lang po ang tanong ko. What have they done to regulate? Ang pag-regulate, ha, dalawang bagay ho ang dapat gawin ng regulator na ginagawa ng lahat ng gaming regulators in all gaming jurisdictions worldwide. Dalawa lang ho yan. I'm sure alam nila. Kung hindi pa nila alam, eh, pwede naman sila mag-review. Ang tanong ho doon, sasabihin ko na, para hindi na mahirapan, ang first mandate ng regulator all over the world is to ensure the share of the government. Kasi dapat to tama eh. Yan ho ang number one. First and foremost yan. Tama po. Yan po, buong mundo. That is the premium mandate. The second is to ensure a fair and honest game sa betting public free from criminal syndicates. Yan po ang second. Dalawa lang po importante. Yung sa second, nangyari atin sa POGO. Sir, nangyari lahat ho yan. Maging sa PIGO and POGO. Ang tanong ko ho yan ngayon, ano ang ginagawa nila at anong ginawa nila to ensure the objective? Ano ba, yung sabi ko, may ensure yung share ng government na tama. Pangalawa, may ensure na walang dayaan. Ano po ang ginagawa nila at saka ginawa nila? Present. Yun lang po. Ano po yung system in place, in short, yung sabi Mr. Cordero, to ensure na hindi po nalulugi yung share ng gobyerno, na pupunta po yung tamang share sa ating pamalaan? Yun po yung question ni Mr. Cordero. Mr. Senator, I think as I had mentioned, with the new system that we are using, with the new audit system that we are using, we have almost doubled our revenues pumasok po sa PAGCOR from 2022 to 2023 alone. It is an increase of 85% po. From the previous administration? Opo. 2022 po ang kinita lang ng PIGO sa PAGCOR, ang pumasok po na license fees, Mr. Senator, 12,328,000,000. Nung sa inyo? In my incumbency po, 21 billion. Pero how would we know kung dapat more than 21 billion pa dapat? Ay, hindi. Yun nga po. Because we're using now a new audit system. Alam ko nga po. Opo. Alam ko nga po. Sige, pag malaki niyo po yung 21 billion, well and good. Thank you. Pero paano namin malaman na
hindi lang dapat 21 billion. Opo. Probably na dapat 51 billion ang kinita. Pwedeng 60 billion. Pwedeng 60. Opo. Eh, so how would we know na correct na talaga yung amount na 21 basis, billion? Yun po yung sinasabi ang niya. Ang basis na lang po dyan ay yung software na ginagamit natin so far sa nakikita ko po. At sabi ko nga naman po eh, hindi naman po ako nagmamarunong at hindi naman po tayo IT expert. Pero sa nakikita nyo sa reports na nage-generate ng audit system, 95 to 97% po ng transactions ay nakakapture. May errors po na mga 1 or 2%. So, within that range, Mr. Senator, I can say that the current software, by the way, the software that we're using now, I did not purchase that, Mr. Senator. It was purchased by the last administration. Kaya lang po, tinututukan po natin at we're requiring them talaga to deliver what they can deliver. So, base na lang po sa rinireport ng audit team na gano'n na nakakapture at base na rin po sa halos 100% improvement sa dati, eh, yun na lang po ang pinagbabasa. Ganito lang po gagawin natin, like what I did with PCSO. Yes, sir. I will ask DICT, NCICC, to inspect, monitor, investigate, and then tingnan yung whole system ninyo. Tama po. Vulnerability noon at kung tama ba yung ginagawa ng system niya para mabigay yung tamang share ng government. Tulad sinasabi ni Mr. Cordero. Yes, sir. So, I will ask DICT and I would like you to open your records, computer system sa DICT doon sa gagawin ng investigation. I will definitely subscribe to your suggestion, Mr. Senator. And umasa po kayo. I lead on the basis of transparency. Pwede pong mag-inspection anytime ang DICT. Okay. Pwede pong mag-inspection anytime ang DICT. Kasi ang mangyayari lang po, magtuturoan po tayo. Sabi ko nga, I'm not an IT expert. So, I subscribe to that. And yes. Will Mr. Senator, will they contact us or do I contact DICT? What will contact DICT and then DICT will contact you. Yes, sir. To our COMSEC. Yes, sir. Para doon na po sa gagawin nilang pagtitingin ng computer system nyo. Asahan ko po, Senator, yung pagtawag maging nila sa... Yung sa PIGO. Both PIGO po and POGO. And POGO. Yes, sir. Lahat. Yes, lahat, sir. You have to open your ang books POGO as well. Ang POGO po, ang Commission on Audit po, mayroong special team na create para lang po tutukan ng POGO. Kasi yung, po... Yung DICT more on the system. Yes, sir. Titingnan nila yung computer system. Yes, sir. Na ginagamit, especially sa PIGO. Okay. Salamat po, Senator. To the resource persons from the PNP, I'm sorry. Please submit updates na lang regarding the case of Hector Manzanilla Jr. to the committee. Pasensya na. Marami tayong na-cover ngayon na topics. Sasabihin nyo na lang po. And then we will pass that on to Pagkor. Okay. And to our resource person here, due to the lack of material time, resource persons invited today are directed to submit their position papers or other documents to the committee. Kayo po, kung meron pa kayo mga karagdagang katanungan, pakisubmit na lamang po. Sir, I have provided you tests for them, for PAGCOR. Sana ibigay niyo po sa kanila and give them 24 hours to solve. This is what I'll do, Mr. Cordero. Isasubmit ko po ito sa DICT. Isasubmit ko ito sa experts. Pakibigay po sa PAGCOR po. Yung exam po yan eh. Kasi I prepared two exams to prove their competency as an operator. You have your IT experts here, Mr. Chairman? I'm sorry, Senator. Sir, hindi kailangan ng IT expert. Kailangan. Okay, sige. Ganito gagawin natin, Mr. Chair. Yes, sir. I'll submit you a copy para mapagbigyan lang itong si Mr. Cordero. I'll give you this questionnaire that he has, and then come back to us by tomorrow. Simple lang itong mga answers. Eh. Although ako, hindi ko masasagot ito. Mahirapan ako dahil hindi naman ako technical. Wala ko alam sa gaming. So, submit this back to us. I, as soon as I get back to the office, I will call the head of IT and give it to him so that as soon as masagot po niya, we will send it back to you through the COMSEC. Sir, unless kung ito pa may kinalaman pa sa inyong
problema, haba po tayo. Ang dami ko pa pong gagawin. So, otherwise, if you're willing to come with, stay here until 6 o'clock in the evening, it's okay with me. Sir, isang item lang, sir. Short. 1 minute lang. Please direct the committee pag kinakausap niyo. Don't just raise your hand. Yes, sir. Yung ikaw muna, Mr. Cao, kasi hindi pa siya salita. Your Honor, are we going back and forth na rito? Baka mamaya, gusto niya, lubusin mo na. Lahat ng katulungan mo, tanungin mo na ngayon. Yes, just offering po my perspective. If you wish to further inquire of the trustworthiness of officers in PAGCOR, I am willing to provide my perspective po. Thank you very much. That's why I said, Mr. Cao, to all of you, please submit your position paper para titingnan namin lahat, para hindi na kaming magtataasan ng kamay back and forth. Lahat ng mga concerns nila, lahat ng mga issues na pwede niyong ma-erase, submit it to us para sa susunod na hearing, patatawag natin next week, at least na pag-aralan namin, nakausap na namin kayo, kasi hindi pwedeng, ngayon ka darating ngayon, mag-erase kayo ng issue, we will go back and forth, matatagalan tayo. Whereas, kung bibigyan nyo kami ng position papers nyo, i-analyze namin, pag-uusapan natin, even I'll invite you in my office, and let's talk about it para makondense natin and then mapag-usapan natin sa susunod na hearing, mapapabilis tayo. Kasi with this, 1, 2, 3, 4, 5, back and forth tayo, isang oras sa kanya, isang oras, limang oras, wala tayong tatapusin dito. Kasi hindi kayo titigil sa kataas ng kamay. Every time na may sabihin itong isa, sasagot, tataas ang kamay, hanggang wala gana accomplish anything. So ganun na naman po, okay? I'm gonna... Clarification, kasi may i-clarify ko lang, sir. Eh. Yung yes, binigay sir. Ko, sir, exam, hindi exam for IT yun. Exam for managers. That's why, Mr. Cordero, hindi po sa IT. Mr. Cordero, I'm going to give this to them. Para for them to answer, by tomorrow, they'll give hours. Me the answer. And then, submit ka ng position paper for the end time, and then that position paper, pag-aaralan namin, and if necessary, we're gonna invite you to my office, pag-usapan natin, and then we'll schedule another hearing. By then, kompleto na po, na-condense ko na po lahat ng mga issues ninyo, i-erase ko na po para hindi na tayo magbalik-balikan. Sa ngayon kasi, nagbabalik-balikan tayo eh, back and forth. Para sa next meeting, isang boost na lang, yun tang sa kanila, and then kung may kunting side comments kayo, sa kayo magsalita. Okay? Sir, yung isang kompa, isang yung second one. Sir, yung sa DICT. Okay. Sir, yung sa DICT, baka hindi po masagot ng DCIT yun. I am offering myself, kaya ko pong i-analyze yung kanilang system. Kaya nga, Mr. Cordero, thank you very much. Yeah, I accept. Thank you. Appreciate that. You, and then kung meron ka pang mai-recommend na third-party IT expert na para i-corroborate yung sinasabi mo para mas matiba yung case natin against PAGCOR kung meron mang issue against them. Sir, madali na ma-prove yan. Just give me the system architecture nung kanilang system. I can already prove. Yun lang ho, system architecture. The system architecture? Yes, of the software. Okay. Our system architecture, Mr. Chairman, I'll thank you. As I said, Mr. Senator, I will consult my IT head and No. Opo. System architecture, may sinasabi siya. Ha? Ay, hinihingi po niya. They should not give it to you. Mr. Cordero, sa amin ibibigay yon. And then once na binigay sa amin, kami po ang magpapakita sa inyo, imbita namin kayo para tingnan nyo. Hindi pwedeng diretso ang magbibigayan. So, Mr. System Architecture, can you submit it to us? Yes, sir. As I said, as soon as I get back to the office, I will call the head of IT, gather everything that you have requested us to submit, and as soon as it is put together, we will gladly submit it to your Mr. Cordero, I'm not going to entertain anymore. Any questions from you, please. Gagawin nyo lang po, submit nyo na po sa amin today lahat ng mga questions nyo na isasubmit ko. Kasi humihilit ka palagi. Palagi, di ba? Okay naman yon yung architect, ano sinasabi mo? System architect. System architect. Isubmit mo sa amin right now, today, wag muna kayo umuwi, and then isasubmit namin sa PAGCOR para yung PAGCOR submit sa amin and then we'll talk to you. Is that okay? We'll invite you in our office as a resource person para sa susunod na hearing, lahat kayo, isang buhos na lang para hindi tayo magtataasan ng kamay every so often. Gets niyo po? Okay na, sir? Okay. So therefore, this committee is suspended. This hearing suspended. Thank you very much. Thank you, Your Honor.